on something else, baby! Boy, Mike, is, you already know. Andaya from the corner. Watch his move. Andaya showing his great shooting touch. What? Andaya stretches out his. Yeah. What's that, Brad? Yeah. It's the man, the myth, the legend. Whoa. Guys, look who's here. Guys, actually, nakukonsyos ako kasi ngayon lang ako nagkaroon ng artista. Basketball channel to, tas pero tayo artista dito. Baka humingi ng TF yung artista natin dito ngayon. Kuya! Balita sa'yo! Ito, ayos lang. Bahay lang and yun, nag-ano lang. Andito ako sa bahay palagi kasi siyempre pandemic eh, di ba? So, abang-abang ng mga racket. Sa mga nanonood ngayon ng mga direktor, yung mga casting, nag-aabang po si Big Mac Andaya ng mga racket natin. Kahit online daw, papayag siya. Kahit hindi. Bikini man. gusto ko sa'yo, kuya, yung role mo, laging specific eh. No? Talaga pag may hinahanap sila ganung role, Mac Andaya agad na maiisip nila, di ba? Oo nga eh. So, we're not gonna talk about sports here. We're gonna talk about... Hindi, mamaya. Mamaya natin pag-uusapan yung, ano mo, yung transition mo to the... Kasi... Di ba, ang nag-advise sa akin yan nung nakapasok na ako sa circle ng pag-artista. Ang nag-advise sa akin yung mga veteranong artista, sila Joel Torre, Aiko Benendez, Marian Rivera, sabi nila sa akin na... Tsaka yung mga director, Eric Mati, Richard Somes, sabi sa akin na, Big Mac, tuloy mo itong pag-artista mo. Kasi sa buong industriya ng artista, pag-artista, wala nang character na tulad mo. Na malaki, na, di ba, na gano'n. Kumbaga yung role nila talaga, sakto yung role mo eh, no? Oo, pag kailangan nila ng malaking pangkapre, ng halimo, na frontal na kaaway, na kriminal, na si Big Mac yan. Si Big Mac na agad yan. So, parang sure bon na may work ka talaga. So, parang na-inspire ako, di ba? So, okay, let's go. Let's do this. Totoo. Kasi siyempre, pag-artista, kahit gano'ng kunyari yung mga successful actors, minsan may kalaban ka pa din eh. Ikaw wala kang kalaban talaga. Si Big Mac anda. Kaya yan, mamaya, talaga pag-uusapan natin yan. Kasi ang segment na to, where are you now? Pero obviously, alam naman ng lahat ng tao kung nasa ka, nakikita ka sa TV. Pero pag-uusapan natin, alam mo na yan, kuya. Alam mo naman yung mga commercial mo ngayon, mga kasama mo, sina Bossing. Mga kasama mo ngayon, sina Bossing eh. Kaya talaga ibang level eh. Pero yun, kumbaga, we all know that Big Mac Andaya went from Ball is Life to... Diba? Artista is life. So, alam natin na, titignan natin yung transition na yun mamaya. Pero, salamat unang-una kuya sa oras mo. Alam kong sobrang busy mo sa, kahit pandemic, alam ko madami ka pa ding mga inaasikaso. Salamat sa oras mo. At saka madami nang madami na talaga nagsabi, uy, si Big Mac, kailan si Big Mac? Sabi ko buhay. Bro, I just wanna, take this opportunity to congratulate you sa ginagawa mo. Salamat. Kasi, but nung unang-una, syempre, lagi naman ako nasa social media rin. Nakaabang-abang din ako. Chismoso rin ako na ano rin ako eh. Diba? So, tapos biglang lumalabas ka sa feed ko. Tapos sabi ko, ano ginagawa doon ni Mikey? Tapos, sabi nung kagaguhan doon ginagawa doon ni Mikey ng mga natitrek lang doon eh. Diba? Hanggang sa napigap ka ng tao. And bro, sobrang bagay na bagay sa'yo itong ginagawa mo. Salamat kuya. Kumbaga parang ako din ba ako yung Big Mac Andaya sa industriyang to. Walang papareho. The transition ka rin. Basketball player and then turning to something different na malayo sa ginagawa natin. Exactly. Diba? Pero coincidentally na syempre sports ka din. So talagang bagay na bagay sa'yo. Salamat kuya. Alam mo naman tayo, nangungulit lang tayo na umpisa eh. Biglang Uy, parang pwede kukulitin ko kaya lahat ng mga dating player. Sabi ko, kukulitin ko kaya. ECQ eh. Walang mga magawa eh. Pinikap ng tao eh, no? Pinikap. Kaya nga, lahat hinihintay si Big Mac Andaya. So, kasama ko na ngayon Big Mac Andaya. Alam ko, nung kausap ko si Ron J, lahat kayo, sabi, next na si Big Mac. So, ito na si Big Mac. Kuya, pag-usapan natin sa nagsimula lahat. Kumbaga,
paano ka ba na in love sa basketball? Ganyan ka na ba kalaki talaga nung bata ka pa? Malaki ka talaga bata. Hindi. Naalala ko. Naalala ko nung 19 ako. Mga 5'10"? 19? Oo. Oh. Tapos, nung napunta na ako ng 21, bigla akong naging 6'3". Oh. So growth spurt from 5'10 to 6'3". That's from there, mabot na ako ng 6'7", 6'8". Ngayon. Kailan ka huminto lumaki? Ilan taon ka na? 24. Ano ko eh, bali technically 6'8 and 3/4 ako eh. Kaya pala sa bats ka, 6'9 ka na. Oh, di ba? So sa letran, lumalaki ka pa nun? Oo, kasi 6'7 ako nung letran eh. Nung PBA ako, 6'9 na ako eh. 6'9 ka na, grabe. Hmm. Oh, so saan nga nagsimula? Kumbaga, saan ka lumaki? Taga ano ko eh, Vito Cruz, Manila. Near La Salle. I was born and raised there by my parents and siyam kami magkaapatid, bunso ako. Tapos naatawa tong ano basketball story ko kaya ako nag-umpisa sa basketball. Siyempre ano ko eh, nabubuli ako nung bata ako eh. Siyempre physical appearance. Tapos kung narinig mo na may konting speech defect ako ng konti. So nabubuli ako, lagi naman sa bahay, niloko ko ng mga tao sa labas, mga kalaro ko, mga sabi sa'yo na, ano, namungo, gano'n, tapos mga, di ba? Before when the bata ako, masakit sa akin yun, masakit pakinggan yun, no? Ano. Kaso, as you grow older, you get matured and you have to understand those people. Anyway, tapos, ayun, nabubuli lang ako, tapos, babait ako, hindi ako na ipagsuntukan, hindi ako na ipagmurahan. Tapos, ginawa kong outlet yung basketball sa kalye. So doon ako nagsimula mag-basketball. Tapos lahat ng loloko sa akin sa kalye, doon ako buwabawi. Kasi sa basketball, pwede maniko. Pwede simpleng tadya, simpleng tuhod, di ba? Tapos hanggang sa naramdaman ko yung joy of winning, di ba? 1 to 21, 1 to 20, di ba? 10-10, change court. So, doon ko naramdaman yung victory sa lahat na nabubuli sa akin sa basketball in a good way. Tapos yun, nagamit ko na later on sa buhay ko. Oh, so nung bata ka, yun nga, of course, it started with, kumbaga, outlet mo. Kumbaga, dito ako babawi kasi, ganun. Okay, see, dito ako babawi. And then, you started to play, you fell in love with the game, you fell in love with the feeling of winning and also, syempre, competing. Anong grade or grade school ka pa ba nun nung na-realize mo na, actually, hindi ka rin kasi big man nun eh. Parang ano ka siguro nun? Point guard, dos, ganun. Oo. Bro, sa nung elementary ako, Rafael Palma Elementary School lang ako dyan sa may Vito Cruz. Public school. So, aral lang talaga ako nun. So, yung ano laro ko, mo talagang sa kalye lang? Oo, after ng school, doon ako naglaro sa kalye lang. Hindi ako, I'm not a typical PBA player, UAP, NCAA player na dumaan sa Pasanen, Milo Best. Hindi, actually, ang nakakatawa nga, mas madami nga. Akala nga natin lahat na yun yung typical. Pero sa lahat ng nakausap ko, yung typical, yung talagang nanggaling sa ano? Sa kalye. Sa kalye. Yung talagang limahan lang. Yung iba nga, wala pang whole court. Tatluhan lang daw ang laruan daw talaga sa kanila. It's too big lang. So, it started as a hobby. Na after ng school mo, laro ka lang hapon, di ba? Uwi ka ng gabi. Wasak na yung mga chinelas mo. Ang dugit mo nanay ko, pinapalo ako kasi dumi-dumi ko daw. Ganyan. Pero hanggang sa naka-develop ako ng mga barkada, kaibigan, sports. And then at the same time, sports helped me stay away from vices. So nagkaroon ako ng mga brothers sa kanya in sports. So, tapos yung high school, hindi naman ako hindi ako recruit eh. Estudyante na ako eh. I studied in Adamson University. Adamson ka? Oh. High school? As a student lang. Straight student. First year to fourth year. 1996-2000. Ang varsity doon, si Paolo Urbeta, si Jamal Biscara, and some other names na sa akin, magagaling sila Layugan, De Jesus, Santos. Ano lang sila? Nakikita mo lang? Oo, kaklase ko lang. Kaklase.
I tried before na mag-varsity nung second year ako. Sa LA Tenorio, nag-first year sa Adamson. Ah, talaga? Bago mag-beda? Oo, oh, tanong mo sa kanya. Talaga? Kasi parang may issue yata siya sa coach doon. Umalis muna siya nung one. So, dapat Adamson siya? Oo, so, nag-varsity siya kay Coach Charlie. Charlie D ang ano namin. Ah, kay Coach Charlie D. Okay, Coach. Tapos nung second year ako, naiingit na ako sa mga teammates ko. Mga classmates ko. Kasi mga classmates ko, mga varsity, gaganda na mga bag, di ba? Mga chicks, how, gano'n. Tapos nadalaki ng mga katawan, di ba? Tapos sabi ko, pwede rin ako, kasi alas kanaki ko sila, di ba? So I tried out. May nakuha naman ako, Team B. Kaso problema, nung second year kasi ako, nagkaroon ako ng car accident. Coming from nag-team B kami, naglaro sa IS sa Makati Ave. Kalaban namin ng Uno High. Ano yun eh? Father Martins. Team B ka nito, Team B. Second year, high school. Pag pa-uwi ako, mag-jeep lang ako eh. Kasi bro, mahirap na tayo eh. Yeah. Jeep lang ako. Tapos yung pagsakay ko ng jeep, di ba? Unang paano? Paa mo, kanan, paa. Tapos papasok ko na ng jeep, di ba? Yung kotse sa likod, hindi nag-break. So naipit yung kaliwang leg ko. Yung kaliwang leg ko naipit from jeep and the kotse. So complete fracture. Tapos hindi na ako naalaro nun. Hindi na ako pinabalik ng high school. Kaya medyo masama. Kaya medyo masama loob ko sa Adamson na high school. Kasi ako nag shoulder ng operation ko. Tapos hindi na ako nakabalik eh. Hindi na ako kadali na. Hindi na ako makakalaro. Diba? So, another motivation sa akin yun na, sige, pag-graduate niyo ako ng high school na hindi ako naglaro sa inyo. Pero, dahil I studied there because my mom is a professor over there sa Adamson. Okay. So, tinapos ko lang yung high school ko and then I promised myself na gagawa ko ng way na mag-try out ako kahit saan sa college. And I'll try to meet Adamson sa basketball court para makabawi ako. Hindi, pero so, grabe yun. Na, like, that was an experience for sure na dalawa lang pwede mangyari. Madismaya ka or ganahan ka lalo. And, ito, nung high school ba, lumalaki ka na? I mean, big man ka na nun? Eh kasi, nung pagpasok mo ng college, when you entered the scene, parang ano kay, ang laki ni Big Mac. Like, Big Mac ka na nun eh. So, nung high school ba, ano ka na? Kumbaga, mas malaki ka na sa mga kaibigan mo? Hindi. Halos konti lang nila ikaw ay Jamal nun eh. Hindi ako ganun kalaki. Sabi ko nga sa'yo, 19 ako. 1920. Ilan taon ka nag-graduate? Sa high school? 17, di ba? 16, 17. Mga 15, 16. Ah, bata ka pa. Bata pa ako ng high school. So, nung buong high school life mo, since nangyari yung accident, wala. Saan ka nalang naglalaro? Kalye. Balik ka sa kalye. Kalye lang ako. Aral lang ulit ako. Kasi wala. Tayo. Madayo. Dayo. No. Kaya kilala ako dito sa Singalong, Vito Cruz. Kasi lahat ng mga cage match dito na mga basketball court dito, nilalaruan ko. Kilala ako dito. Kilala, kumbaga sikat yung pangalan ko sa kalye. Like, all the other barangay players na sikat. Na sa barangay sikat, di ba? Pero so, hindi ka pa towering. Hindi ka towering sa mga libangan. Hindi pa. Okay. Bro, sa 5'9", 5'10", 5'6", 1, kahit ikaw, hindi ka masisindan. 5'9 lang ako eh. Kaya nga pa, sabi ko, 5'9", nagka-time na magkasiglaki tayo. Parang hindi ko maisip. So, I wasn't contented being sikat sa kalye. Diba? I know, kasi marami akong mga kuya na sikat sa kalye. Pero, no hate or discrimination. Pero ano sila? Security guard, side guard boy, diba? So I wanted to do more, diba? They're my friends, pero I want to do more. So yun ang naging motivation ko na despite the accident and despite the parang hindi ako binigyan ng chance ng Adamson nun eh, na bumalik para magsubok ulit eh, diba? Kasi sa akin yun dati. Ako nag-ROTC. Sina, di ba? Exempted sa PE, exempted sa ROTC, di ba? Sabi ko, sige. Kaya ako, sobrang motivated ako na once I graduate high school, paghahanap ako ng college team para
para maabawi ako sa lost time ko. Sana nakadaro ako. Kumbaga yung dream mo maging player na ikaw naman yung maangas, ikaw naman yung, di ba, may chicks ka sa campus, di ba, swag ka. Kumbaga, ingit lang eh, oh. Abutin ko din yan, abutin ko din yan. Yung meron, ano, yung pinuntahan yung ano, ng kaingitan ko. Ay, di, pero sa sobrang ingit mo, laging competitive ka. So, after no high school life mo, ito na, gumraduate ka na, and until that time, di ka pa din towering eh. So, I can only kumbaga I assume na guard skills ka noon. Kumbaga kasi sa kalye ginagawa ko, nanonood ako ng mga TV sa mga barangay Ginebra, 'di ba? So gagayahin ko yung mga back to the basket ni Alvin Patrimonio, yung mga lipat ng bola ni Noni Locsin, yung mga scoop shot ni Marlo Aquino. Kaya more on I base my game more on kay Marlo Aquino. Ah, so big man ka naman na hindi ka lang towering. Hindi lang talaga ako towering. Tapos na, medyo marunong na ako sa dribbling skills sa mga ate. Tapos hanggang sa yung nga, nung nag-college na ako, bigla akong nagtumangkat. So buti, thank God na nanonood ako sa laro ni Kuya Marlo Aquino. Totoo. Diba? Yung mga kinikinis siya. And I know I'm not that athletic. Hindi ako palatalon. Diba? And Marlo. Oh, kailangan ganun eh. As when you're a basketball player, you know your strengths. Tama. And you have to accept also your weaknesses. Uh-huh. And then make the most of those weaknesses na maging advantage sa iyo. So ako, kung anong ginagawa ni Marlo Aquino na napapanood ko. Marlo Aquino pala siya. Ganun din ang gagawin ko. Medyo mahirap gayahin si Nelson Asaitono eh. Medyo mahirap athletic eh. Ano kaya yun? Doon lang tayo sa mga ganun-ganun. Gigantic. Duwot ka sa ilalim. Andaya. Opo sa travel there. Martinez. Andaya is wide open. Takes one step inside and that's four. Andaya. Mabawiyan si Porter. Scoop shot! Ayan na. Boom! Naging teammate ko si Kuya Marlo. Ganun na ganun nga. Kumbaga relax lang. Hindi tumatalon. Hindi tumatalon. Ganun-ganun lang. Oh. So, nung after mo na high school, nung gumraduate ka, saan ka ngayon? Kasi sabi mo, gusto ko mag-try out sa NCAA UAP. So, saan ka ngayon? Like, ano yung naging proseso nung after mo mag-high school? So, yung kuya ko kasi, si Kuya Francis Andaya, sabi niya sa akin, kailangan paghirapan mo. Kung gusto mo yan, paghirapan mo. Ginagawa ko, self-training ako sa CCP. Tumatakbo ko doon, 5:30 ng umaga. Ako na mag-isa. Totoo yan, bro. Ano eh, swerte yung mga varsity ngayon. Swerte kasi mayroon silang guidance ng program eh, di ba? Yung mga tulad ko, na you have to motivate yourself, believe in yourself before others will believe in you. Matakbo ko doon, umaga, CCP. Doon lang, paikot-ikot lang, umaga lang. Tapos sabi ng kuya ko, hindi ka pwede mag-try out dyan sa isang team na hindi ka ready, na hindi ka condition. So, kumbaga siya yung naging, ano ko eh, naging inspiration ko yung kuya ko, motivational speech, speaker ng buhay ko. Kasi wala na yung nanay tatay ko. So anyway, tumatakbo ko doon, tapos ginawa ko, sabi niya, Mark, ang gawin mo, mag-try out ka. Ano, sidein mo ang buong top ng school, mag-try out ka. Isang linggo, bawat isang school. Pumunta ako ng Binil, hindi ako umabot ng Lasal kasi alam ko, Lasal, ano eh. Alam ko, Lasal, mga high-end na pangalan. Na-intimidate na. Oo. So, PWU, pumunta pa ako, PCU, nag-abot pa kami ni Sunstone, hindi ko alam sa Espinas kung nag-abot kami. Nag-1 week ako nag-practice doon, tapos inisa-isa ko talaga eh. Diba? Pero Adamson daw pumunta. Hanggang sa umabot ako ng San Sebastian College. Nag-1 year ako sa Baste, Team Zay. Huling. Oo, Team Zay. Umabot ako. Kasi nakataon na kabitbahay namin si Brickster Encarnacion, if you know him. Tapos sabi niya, sige, bagbasti ka kay Coach Tulo. Nag-1 year ako doon. Kaso naramdaman ko, Brad, Team Zay. Kaduluduluhan talaga eh. Seryoso ba yun? Ilan talaga ang team? Team B. Pero B. Kumbaga, pero bro, huling-huli ka sa Team B. Alin na Honda, Pep Moore, Nico Uy, diba? Rebuya, diba?
Ang layo eh, Gonzales. Diba? Wala ka talaga eh, diba? So, Pep Moore pa yun, Pucha, Pep Moore. Diba? So sabi ko, hindi ako pinapansin, Brad. Di talaga. So sabi ko, after one year, alis agad ako. Tapos pumunta ako ng Lyceum. Nag-practice ako doon, try out. Tapos nung nag-try out ako doon, wala si Coach Bay Cristobal noon one week. Eh, nasa RPU yata siya. Tapos may KUSA, may liga doon, KUSA. KUSA, Colleges and University School Association. So tapos, eh, bago kami mag-practice sa Lyceum, may game yung MLQU. Yung coach doon, nakita ko, uy, yung laki mo ah. So lumalaki ka na nito? Lumalaki ka na? Oh, matangkad na ako, mga 6'5 na ako nito. So sa Basteca lumaki? Oo, sa Basteca ako lumaki. Tapos nakita ko ni Coach Rex Manansala, after ng game nila KUSA, papraks na kami ng Lyceum. Ang venue kasi sa Lyceum Gym. Di ba yung Lyceum Gym ginagamit sa sa mga liga-liga. Oo, so sabi niya, uy, ang laki mo ah. Sa sabi niya, nag-try out po sa Lyceum. Hindi na. Bukas pumunta ka ng MLQU. Sa akin ka na. Sabi ni Rex ko na sana na ganun. Hindi pumunta ako ng MLQU kinabukasan. Tapos yun, kinuha nila ako na may sweldo doon, 800 pesos. So sabi ko, sige, a month. Ano, every 15 days, 800 pesos. So 1.6? Oo, so medyo tumantawa na ako doon, kahit pa paano, di ba? Kasi bro, when ako, I just played for the love of the game. Extra na lang. Oo, extra na. Tuwa ako. Di punta ka MLQU. Yun, nandun sila. Yung boys and MLQU, yung kalakasan ng boys and MLQU, yung PYBL ba yan? PYBL. Oo, sila. Oo, ano. Hindi mo naabutan yan. No? Alam ko yung PYBL, pero tagal na nun. Oo, yun. So, dun ako pumunta 1 year. Tapos, sa pagka 1 year ko dun, maganda ano naman. Liga? Ano liga nyo? KUSA, Colleges KUSA. And University at School. Andun yun, Las Piñas College, Assumption Pampanga. So minor league. Minor league. Tapos nung 1 year ako doon, parang malakas yung team na yun. Biglang disband. Parang natanggal kami na frustrate yung may-ari. Sabi, disband na kayo. Magkakay na ibang school nyo. E kalaban namin Las Piñas College. Ang head coach nun, si Coach Mel Alas. Consultant Louis Alas. Putay na, yun pala yun. Tapos, Brad. Inaantay ko yung connection eh. Paano na ano, nagkakitaan. Oo. Tapos ngayon, may big point guard kami si Marfil Limbo. 6'2". Galing. Parang galing nito. Sobrang galing. Tapos si isa si Buboy Conmigo. 6'4". Sobrang galing din. Kinuha ni Coach Louis. Ngayon, pareho. Dalawa. Oo. Ngayon, sabi sa akin, nung nasa dorm kami ng MLQU, siyempre nag-iisip ako, paano mag-aaral? Saan ako pupunta? Napagkwentuhan nila, kukunin sila ng letran. Kasi prior to that, nandun si Aldabi at saka si Piñera, kinuha ng letran. So, kinuha na nila yung Limbo at saka yung Conmigo. Ngayon, sabi ko, Brad, maawa naman kayo sa akin, sama niyo ako sa letran. Kasi pangarap ko talagang maglaro ng UAP-NCA. Eh, medyo malaki ako, di ba? Sabi ni Limbo, sige, kakausabi ko si Louie Alas. Nung tinawagin niya si Louie Alas, si Andaya po, gusto pong sumama sa amin sa Letran. Sino Andaya? Yung malaki po, yung malaki namin. Ako, sige, pwede na yan. Parang ganun yata sinabi ni Limbo, ni Coach Louie. Tapos ngayon, after 3 days, wala pa ng sweldo ang Letran. Wala silang... Wala kami ano lang? Ano lang? Pagkain? Pagkain lang, dorm. Dorm. And promise of a better future. scholarship to. Ang ginawa, nung nalaman ni Limbo at saan ni Conmigo na walang sweldo, nag-back out. Ako tumuloy. Oo, laban. Taletran yun. Laban. Kasi bitoknos lang ako eh. Oh. Bitoknos lang ako eh. Nandun yung mga kapatid ko, mga ate kuya ko, alalayan ako. So yung singit pa yung natira. Yun ang real talk niyan. Kaya tawan-tawa yung mga teammates ko sa akin sa MLBU na yun nga, na tinuloy ko and look where it got me. Diba? So, it's a good risk that I took. At the end of the day, NCAA na yun eh. Tsaka hindi rin naman talunan na team yun. Letran yun eh. Kumbaga oh, then tsaka kasi, when I was, noong 2002, so nasa MLBU ako na. Kasi 2000 second sem ako eh. 2002 second sem ako pumasok sa Letran. Noong 2002 first sem, nasa MLQU pa ako. Doon yung liga ng KUSA eh. Namatay yung nanay ko. Okay. Namatay yung nanay ko. Namatay kasi tatay ko, 2 years old daw, siya kilala eh.
Diba? Mama ko, siya yung buhay namin. Diba? Yeah. Yeah. Siyang kayong magkakapatid, namatay nanay ko, unfortunately. She died of kasakit siya. Tapos, lagi niyang sinasabi sa akin, Mark, pag ano, gusto ko sana makita ka sa TV na nagbabasketball. Pangarap ko yun, sabi niya ganun. Di syempre ako, durog ang puso ko, di ba? Na nawala na yung nanay ko, tapos naglaro, MLQU, hindi naman televised, di ba? So, it's a motivation for me to go to UAP or NCAA to TV. Yung dream ng nanay ko, magawa ko man lang, di ba? Kahit anong kung nasa langit na siya, di ba? Na makita ako sa TV, di ba? Na naglalaro, di ba? Kaya nung unang game ko sa Letran, sa 2004 ako, so bro, pumasok ako ng Letran, second sem, di ba? Ang so kailangan, residency ka pa. Oo, bro, abani ang residency ko, one and a half years. Kasi, sabi nga coach, dayain na natin, baka pwede na ako maglaro ng 2003, di ba? Sabi, hindi ro nandadaya ang Letran. Residency. So, talagang umikot ako. Noong 2003, nag-champion sila. Kalaban nila. Sina Ron Jay, yung kinakwento ni Ron Jay, di ba? Champion sila. Yung kinakwento kaya bangan ni Ron Jay sa'yo, di ba? Di ba? Lahat ng binanggit, kaya bangan ng mga nalubak sa bibig, eh. Ang maalaala mo kaya yung mga... Ang maalaala mo kaya si Ron Jay. So, one and a half... Intay ka nun, intay. Kawawa ako sa kanya, Brad. Kawawa ako sa kanya. Kanino, sa kanino? Kay Ron J, grabe. Ay, sandali. Kawawa. Sandali. O sige, bago tayo pumunta sa first season mo, dito muna tayo sa ano. So, obviously, growing up, una-una nabully ka. Bully ka. Hindi, una-una nabully ka ng bata ka. So, nabully ka, na-inspire ka, na-motivate ka. Yung injury mo sa Adamson, another chip on your shoulder. Yung mommy mo, another chip on your shoulder. So, nung nasa MLQU ka, talagang kaya naiintindihan ko na ngayon kung bakit kahit wala nang allowance, kahit libre, gagawin ko. Kasi nga, may pinangahawakan kayo pangarap ng mami mo. So, diretso ka sa Letran. Pasok ka ng Letran, I can only imagine. Kasi, alam mo yung parang, ito na yung towering ka na nito eh. Kumbaga, hindi na regular yung height mo nun eh. Diba? Everyone. Oh, lahat. Kumbaga, 6'2", 6'3", matangkad ka na nun. 2'3" ka na nun eh. 4 mo, 6'4", 6'5 eh. Diba? So, ikaw talaga yung boom. So, nung unang, kunyari, nung tinawag ka na ni Louie Alas, kumbaga, punta na muna kay tatlo muna kayo. Yung dalawa, nag-back out, stay ka. What was your adjustment like? Because this is the first time na actually nagbaste ka. Pero sa baste, hindi ka pinapansin. Dito, may chance ka nga talaga. Kasi malaki ka na talaga nito eh. So, nung unang pasok mo sa Letran, tapos bro, sinabi naman ni Ron J, ano patakaran doon? Kumbaga, sinabi ni Ron J, na ang patakaran doon, talagang te-testingin ka. And I can only assume na extra yung sayo. Kasi ang laki mo eh. Kumbaga, yung suntok na normal sa tao, kailangan mas lakasan para maramdaman. Di ba? So, ano yung naging adjustment mo going to a big school like Letran? Bro, sa lahat ng mga teammates ko, sa nakatatawa ano, di ba? Bro, kawawa ako sa kanila. Nakaramdam ako sa lahat sa kanila. Lahat nakaramdam ako. Lahat. Lalo na yung one and a half year ko na residency na sumasabay kami. Team B kami, di ba? Puta, kawawa ako sa kanila, Brad. Hindi, pero yung unang dating mo. Unang dating. Ganto, Brad. Unang araw ko. Ang t-shirt ko ba nun? Sando ba ng MLQU? Doon ka nagkamali! Doon ka nagkamali! Doon ka nagkamali! Tapos, pinakinala ko yan si Mark Andaya. Kukunin natin yan, di ba? Sa MLQU. Pucha, unang practice, Brad. Coach Louie, triangle offense. Diba? Tama. Baba ng bola. Parang unang araw, ha? Baba ng bola. Sa wing. Pita ako sa corner. Unang big man. Unang takbo. Second run. Last lane, the big man. Wing, nasa kabila. Point guard, tingin ka muna sa big man. Wala. Corner, wala. Diba? Lagi sa kabila ng big man. Swing sa big man. So, high low, diba? Ako yung nasa low. Siyempre. Ewan ko sino yung nasa high. Diba? Ang bantay ko, Eric Rodriguez. Man, Brad, Eric Rodriguez, unang araw. Antuno ni Coach Louie, Brad. Pag high-low, pag ansin mo, sabay ang paa at kamay, di ba? Kasi pagkabigay ng bola sa top, di ba? Sabay ng, yan. Tapos kunin mo yung bola, bibigay sa'yo, di ba? Pagkaganon ko, Brad, putya yung paa ko, ginanon ni sinano ni Eric, Brad. Tapos hinihina niya pataas, Brad. Parang yung ulo ko nasa floor, yung paa ko nasa hawak na Eric.
Well, talantado yun si Eric Demonyo yun. Tawag sa kanya sa Bataan. Taga ano yun eh. Taga Bataan yun eh. Tawag sa kanya, Rigor. Ibig sabihin ng Rigor, Demonyo. So, kailangan ko talaga ma-interview si Kuya Eric Rodriguez. Kailangan, kasi kailangan. Wala. Si Kuya Eric talagang lahat ng tao pag, yeah. Pag, pag ano na, kumaga, tirahan na. May mga discarding. Si Belga. Si Belga, di ba unang binanggit Eric Rodriguez? Eric Rodriguez talaga. Kailangan ko talaga si Kuya Eric dito. Kahit si Big Mac Andaya, naka-experience. Simula nung araw na yun, sabi ko sa Billy Bo, mag-weights na ako araw-araw. Dahil so, isa pang, so another chip yon si Kuya Eric. Hindi na ako papayag na, na hihilahin mo yung paa ko pataas. Hindi ko may imagine it sa ayo po. Hari unang araw, naka-jersey pa ako ng MLK, yung yabang ko pa ayo. Tapos wala mo, wala tumulong sa'yo, bago ka eh. Wala, wala. Wala. Kumbaga, kasi mula nun, hindi ko na sinuot yung MLK yun ng jersey. Tapon mo na yun, kung ako sa'yo. Huwag na huwag mo susuot. Na-experience ko din yun. Pag nagsuot, ganito guys, pag pumunta ka sa bagong team, huwag mo susuot wag yung ibang jersey. Wag. Dati shorts lang, naglasal Green Hills ako, sinuot ko sa UP. Nako po, si Alvin Padilla. Sight sa mata. Oo, talaga kaawain ka. Pero naintindihan mo yun pag senior ka na, tas may dumating, tas nagsuot ng ibang school, maintindihan mo eh. Pero iba lang yun sa'yo kasi ano yun eh, kumbaga, yung pag-explain ni, kahit si Kevin Alas nung in-explain yung kultura sa Letran, kung paano nagiging ganun kabuo, talagang te-testing ka. Tama yung sinabi ni Ron J, napanood ko yung episode na yun, na sa practice pala nagpapatayan na kami. Kaya pagdating sa practice game, wala. At saka, you're a confident player in TV. And the team, you're very confident going to the game. Kasi kumbaga, salo. You have they have your backs. And you have to protect them also. So kami, siyang alam kayo, papatayin namin kayo dito, di ba? Matalo man kami dito. Matalo man kami dito. Tuguan na kayo. One unit. Oo, yung buhay nyo, nasa pagitan ng buhay at patay. Bago kami matalo man lang. Diba? Diba? Iba, iba, iba. Misa natalo kami. Pero bugbog sila. Tawa kami sa coaster. Tawa lang. Nagkwekwentuhan na kayo. Ano nagawa mo? Sununtok ni Aldabi sa ganyan, si Boyet. Pinalisod yung isang burger na ganyan. So, kunyari, aagaw ng bona. Pero naka-close line na gano'n pa. Hindi. Pero kuya, ito honestly ah. Since si Kuya Eric yung kapwa big man mo, feeling ko, sa kanya ka rin talaga natuto. Oo, sa kanya talaga ako natuto. Kumbaga, tinesting ka lang niya, pero after a while, nung naging teammate mo na siya, feeling ko, sa kanya ka rin talaga. Yeah, you have to earn his respect. Kasi siya yung pinaka-kuya namin. Eh, di ba? I don't know kung matanda ako sa kanya ng buwan. Eh. Pero, kumbaga yung... Pero matagal na siya dun eh. Life, maaga siya nag-asawa, very responsible, very kuya namin, captain ball ng team namin. Kumbaga, siya yung tinitingnan ni Coach Louie na magpapadisiplina sa amin. Tama. Na bakal magkuya na sa dorm. Habang alam niya kung umiilaw yung double deck ng kami. Umiilaw yung cellphone mo, nagka-cellphone ka pa, sisigawan ka nun, patay mo na yung cellphone, matulog ka na. Ganun, so talagang stricto din siya. Disiplinado. Oo, so, ang maganda nun, bubugin ka niya araw-araw, di ba? Hanggang sa makita niya lumaban ka. Na lumalaban ka na. Dati kasi, inambuan akong binubug niyan. And di ko na pinapansin niya kasi nasaktan na ako eh. Di ba? Di ko na kinakausap yan. Hanggang sa, yun nga, na-develop na yung katawan ko, na sanay na ako. Tapos, lumabang ka na. Biglang, nung isang tumba ko na galing sa kanya, bubuhatin ka na, bubulong ka na. Ganyan ang gusto ko sa'yo. Sabi, ganyan ka dapat, di ba? So, parang doon mo nakikita na, kucha, na-earn ko na yung respect niya. Diba? Saka yun so, pala yun. Yun pala yung grasp. Yun pala yun. Diba? So, si Eric naman, doon yung nakuha niya siguro sa mga kuya namin, sa Alvin Ayo, Harold Santa Cruz. Harold Santa Cruz. Diba? Isa pa yun eh. Oo. Kasi sila, pag umiyak ka sa practice, lalo ka nilang papatayin. Oo. Kasi, doon umiiyak. Sa loob-loob ko na. Pag naligo ko na siya. Para ko niya rin tubig na lang. Pero sa practice, kailangan matibay. Sabay yun. Pag buhos mo, iyak ka. Para ba sa lahat? Laki-laki pa naman ni Kuya Big Mac. Pag buhos mo. So, talaga kita-kita na yung
kumbaga yung epitome of Letran basketball, si Kuya Eric. Sa loob, sa labas, si Kuya Ron J. Sina, Kuya Ron J. Oh, si yes. Kuya Ron J, Kuya Boyet, Kuya Jonathan yes. Aldate. So ito lahat to seniors Aaron mo. Aban. Seniors mo lahat mo. Seniors to lahat. Oh, senior sila, pero kaya dadan ko sila eh. Kasi nga late ako eh, di ba? Kasi sa campus tour pa ako bago. Nagalang na ito. Hindi, pero kunyari like si Kuya Ron J. Si Kuya Ron J. Paano bully si Kuya Ron? Ang galing ni Kuya Ron J tumago. Ari, ano mo yung binyagan? Yung binyag na? Yung initiation? Yung, oh, initiation. Parang kawawa ko sa akin. You have, ano eh? Ari, omega pain. Walistambo. tissue. Ari, nasa bag yung amin. Ang kasabay ko na, binyagan ako, si Mondragon. Hopper Mondragon. Si Paul Alcaraz. Diba? Pero pare-pareho lang kayo. Sabay-sabay. Kami yung rookie. I mean like yung initiation sa inyo, pare-pareho? Oo, dumaan lahat. Ah, okay. Dumaan yung kinikwenta sa amin na dumaan. So, OJ din dumaan. Eh, diba? Lahat sila dumaan. So, kaya lahat kami, kailangan din kami dumaan. Diba? So, Brett, kawawa. Butya. Kasi na-blindfold ako eh. Pero pagkatapos kasi ng blind, butya, init ng betlog mo. Diba? Omega pin, nagganang edit mo na lang to. Hindi, walang edit. Anong nilagay? Yung omega pin, yung bento mo, nalagyan ng omega. Oo, ganun. Bubuhos-buhosan ng tubig ng gano'n. Asante! Init nun, boy! Init nun! Ako sa, yung mga alpombra, may usun yung alpombra, yung mga chinelas, di ba? Papaluhin ka sa puwit habang hubad-hubad kayo, di ba? Tapos, maya-maya, pinamatindi, oy, nandiyan si Coach Lurin, sumisigaw na gano'n. Tapos, pasok niya sila sa cabinet. Narinig lang namin, di ba? Maya-maya, nililaan kami ganyan. Lamia, so, eh, sa Baguio eh. Badaling araw. So, lamig. Man, lamig. Sabi, hindi naman cabinet to ah. Parang nasa labas kami ng kanya. Naka-blindfold ako. Uban na yung mega pa. Uban. Oo. Oh, buti walang cellphone nung ano. Totoo. Grabe. So, kumbaga, nakakatawa. Masakit. Nakakatawa. Nakakahiya. Pero, after nun, yayakapin ka na. Totoo. Yun yung ano eh. Yun yung parang entrance mo talaga eh. Yun talaga. Oh, I don't know now, pero like, naabutan ko pa yung hindi ganun kalala yung amin. Pero like, maaabutan mo yung time na, yung moment na yun, mangiyak-ngiyak ka, pero after, parang okay, tapos na. Putain na. Saya. Tapos na, di ba? Tapos feeling mo mas close kayo sa isa't isa. Normal naman yun. Pero, like, yun, pagpasok ko na Letran, ano yung dun sa 1.5 years na yun? Ano yung mga na experience mo, natutunan mo, whether on the court, off the court, yung mga gulang ni Kuya Eric, I'm sure, di ba, nakuha mo din yun, di ba? Ano yung experience na yun, yung residency year mo? Tapos nag-champion pa! Champion sila. Tapos, so, added pressure. Kasi kami ni JP Alcaraz, na maganda yung ginagawa namin ng TV. Kasi may mga liga kami. So, yeah. Nakakalaban namin yung mga last end, and competitive kami. Alam na kami dalawa talaga yung after ng Team B, kami talaga yung aakyat, di ba? So, tapos nag-champion pa sila. So, added pressure na mag-back-to-back, di ba? Ito yung kwento ng PCU. Yan si, yung the champion sila 2004, di ba? Sobrang ano yun, kasi may abang kasi ako yun. Sabi ko yung Coach Nui, mag-back-to-back tayo. Kasi, Brad, nakita ko sa amin na kasi na wala silang rim protector, di ba? And number one, kay Eric doon? 4 siya. Oh, 4 siya. Pero nandun pa siya nung champion. Nandun pa. Nandun siya. 4 na taon si Eric. Pagdating mo, nandun pa din. Nandun pa siya. Okay. Diba? Pero ang number 5 doon, ang center doon, si Piñera. Si Piñera, malaki din yun eh. So, pero alam ko na mas ano ako sa kanya kasi matangkad ako and mahilig ako magtapal eh. Diba? Yun yung bully ako eh. Diba? So, pag tinapal kita, ang sarap sa feeling na napahiya ka. Nandun yung girlfriend mo nanonood. Napahiya ka, di ba? Tumba pa, gago ka dyan, bahala ka sa buhay mo. Ganon, ang ganda ng galaw, ang ganda ng crossover, ang ganda ng, di mo alam, may Andaya dito. Di ba? 19 lead for Barry Adamson and Andaya picking up his third block of this contest. Rebound, PJ Barua, block by Big Mac. Rosa. Oh, nice block from Andaya. Great. Saldivar. Another block from Andaya. Kid
good defense by Macandaya, just posing his height. Sarap. Tapos, pag nagkakalat na sila Ronji, alam ko kasi na sila Ronji, sila Aban, si Boyet, pag nagkakalat niya, nag-1-on-1, nawawala sila sa disiplina sa offense. Alam ko yan. So, hinihingi ko na yung bola sa ilalim, sa poste. Kasi, I know I'm a good passer. I'm a good passer. I'm a big man that can pass. So, back down, pag nag-double team, sabi sa akin na, bibigay ko sa inyo ng bola na maayos, na i-shoot nyo na lang, di ba? So quickly, and very nice finish, finger rolls palagi para kay De Guzman. Diyan sa poste ni Mac Andaya. Pasa sa ilalim. Excellent replay, Mac Andaya, di magandang pasa. Papunta sa kanyang kakampi nung nasa koleyo, si Kojak Melegrito. I have to compliment what their weaknesses, and I know their weaknesses. Pero once na momentum na sila, aba, pabayaan mo na yung mga yan, di ba? Pero I know na I could help them by having a legit big man na wala sila dati. Tama, diba? Tama. Talagang seal ng seal. Oh. Kahit na walang bola, seal ng seal. Diba? Saka pwede tapos kang focal point. Oo, sa ilalim. So, nagagaling sa iyo yung opensa. Oo, yun ang kinumit ko sa kanila. And so, Ronji, kasi, actually, noong 2005, di ba, hindi siya naglaro ng 2005. Alam ko, medyo bumaba din yung laro ko dahil si Ronji kasi mahilig siya sa big man eh. Mahilig siya sa old school kasi si Ronji maglaro eh. Sineset-up niya eh, sineset-up. Oo, sineset-up niya. Hindi siya madamot. Kala nyo lang, buwakaw siya. Pero hindi siya madamot. Gusto niya yung, ala Jordan ba, bibigay kay Luke Longley, di ba? Hindi niya pinapahirapan din yung basket. Hindi niya pinapahirapan yung basket. Well, ito sila Boyet kasi gusto mga 2,000 dribble muna bago bigay sa akin. Ano ba? Si Aban. Mga tag 2,000 dribble yun bago, di ba? Si Ronji, veterano eh. Veterano. Ronji, mautak. Alam mo, pero, but ang sarap sa kanya, pag hawak niya bola, dalawa lang yan. Shoot niya yan o ipapasa niya yan. Diba? Mamimili ka lang. Aabangan mo lang lagi siya. Ganun kaya sila FIFA Ravena. Lahat ng mga scorer. Gary David, diba? Abangan mo lang ang mga yan. Dalawa lang gagawin. Diba? Pag yan pumasa, ibig sabihin, libre-libre ka na. Kasi hirap na sila sa area. Oo, oh, kasi titira talaga siya eh. Titira talaga sila eh. Diba? Ngayon, pag nagmintis yan, rebound mo ngayon, put back. Diba? Tsaka, pag nagmintis sila, tumalon yung mga kalaban. Ikaw sa'yo na lang. Abangan mo lang sila. Kaya basahin mo lang talaga. Tama. Kaya ang sarap na may teammate na gano'n? Na buwakaw. Totoo yun. Totoo yun. Ang sarap na may Iverson assist yun eh. Kumbaga, nag-commit sa akin lahat eh. So kahit mintis yan, wala lang babox out kay Andaya, wala lang babox out kay Rodriguez, di ba? So, dinay mo sa inyo, UP, yung time mo, di ba? Buti pa si Big Mac na na-appreciate kaming mga bakaw. Namin yung sa inyo, UP, yung time mo, yung batch mo, di ba? Hindi naman kayo halos binabantayan. Kasi kahit anong klaseng tumira, kahit sino, gusto mag-go-to guy, di ba? O madali kayong tanunin eh, di ba? Sobra. Di ba? So, pag may go-to guy ka, masarap pag-aaral. Pero kuya, sa gano'n ba kagaling si Ronji? Kasi napanood ko, pero bata pa ako noon eh. Gano'n siya kagaling talaga? Well, siya si Kiefer Ravena ng batch namin. Siya lang ang kauna-unahan na Nike endorser sa NCAA. Nike endorser. Siya. Walang, ang lahat ng Nike endorser nasa UAP. Tama. Lahat yan. Siya lang. Tapos siya yung tipo na yung mga, di kasi ako sneakerhead eh. So, yung mga Nike na sapatos na, di ba, bibigyan sila mga 20-20 every other week, di ba? So, si Ronji, si Raulo yan. Bababa yan. Ang nasa kaliwa niya, yellow. Nasa kanan niya, blue. Ano mo yun? Si Raulo yun. Kupal lang. Kupal. Nakaasar lang. Oo, siguro sinuwi na. Sasalubungin siya. Umakit ka nga doon. Pareho ng kulay. Dapat. Nakaasar lang. Ang kulit niya, Ronji. Sobra. So, yung antics niya. Sige, yung antics niya. Ay, di, ganito. Yung, sige, kasi napanood ko yung... Kwento naman niya. Oh, yun ang dura siya. Oh, yun ang dura siya ba? Nasa gitna niya ako. Nasa gitna. Nasa kanang ko si Noy Javier. Nasa kaniwa ko siya. Akala ko siya, susundukin niya. So, siyempre, aawat ako. Pero yung awat ko, may kasama ng yun. May kasama ng ganong hinoy yun, di ba? Gagawin ko sa... Kasi nakita ko yun, si Noy, nagsasalita, minumula si Noy. Kaso yung pagmumula niya, may numa
Sabi ko, Lodge, paano mo nasabay yung pagbubunga at yung mura, yung dura mo na bumabiyahe yung laway mo? Kita ko eh, dumaan sa akin yun. Kita ko, umamakay na yun. Tapos matindi, hindi kita ng referee. Ang galing eh, no? Hindi nakita ng referee. Nasuspend siya after ng game namin. Totoo, after na review. Na sino yung ganun nagtanong? O, dinuruan ako, dinuruan ako. Pero sino nakakita? Diba? Ikaw so, lang. Ako lang. Ay, ma, bumiyahe sa ako. Tapos meron pa yon after noon, gago talaga si Lon J. Kalaban namin baste. Fast break, siya mag-isa. Inaabol siya ni, ano, ni Nahorda. Di ba? Pagkalayap niyang ganun, sinabayan pa rin siya ni Nahorda. Pero pasok na eh. Di ba? Kaso si Nahorda nasa ilalim niya. Bumagsak sinang dalawa sabay. So nasa ibabaw si Lon J. Pero pasok eh. Lon J pa. Di ba? Pagkabagsak nila ni Nahorda, pag sinadalawa sabay sila eh, pagkabagsak sila, putya yung kamay ni Lon J. Dito yung kamay naman sa ilalim ng court. Sa ilalim ng court. Umanggo na kaya, Brad, kitang-kita. Kasi may balbas ako eh. Kitang-kita na yung tukod niya, hindi tumukod eh, para magpa-balance. Hindi, talaga sinakar niya si Nahorda. Kitang-kita sa camera. After ng game, suspended na naman. Yun yung after the game. Yun yung after. Dalawa daw eh. So yung isa yung dura. Yung isa yung ginanon niya. Tanong mo kay Nahorda, interview mo si Nahorda. Sinakal siya. Dapat sunod yung MVP ng season na yun. Sabi nga niya. Tapos, proud nga well, siya na nahuhuli lang siya after that. Oh. Well, so, ang alam ko, running for MVP din ako 2004 na yan. Si Espinas yan eh. Panahon ni Rookie MVP. Kami dalawa ni Espinas ang nagpapakayan yan. Baka kayo nun. Alam ko yan eh. Nasa top 10 ako ng NCAA. Na rookie rin. So rookie ka din? Oh, 2004. So pareho kayo rookie MVP? I mean, pareho kayo naglalaban, rookie MVP? Kami. So kung sino mag-MVP? Sinasabi ko, I'm not bragging, ha? I'm not bragging. Hindi. Okay na yun. Pag-usapan natin. Aabangan mo yung stats mo, eh. Oo, totoo naman. So, nasa top 10 ako, eh. Diba? Kasi halos triple-double ako, eh. Kumbaga, ano ba naman yung 10 points, 10 rebounds, may minuto mo, 30 minutes, diba? Sa laki mo din, diba? May assist ka ba? Yung assist mo, malaki. So, kumbaga, nandun ako sa top 10 na nagulat naman ako, diba? Anyway, sabi ko yan, si Espinas, Abela, si Al Jacol. Ano sabi ko to pag nakausap kita Jabal ha, Al Jacol daw na. So sino? Yeah, sorry, babalik ko lang to una kay Roger. Kasi Ronnie Bughaw fan ako eh. Kawawa yan si Ronnie sa amin. Kawawa yan sa amin. Sabi nga ni Roger, kasi alam niyo kung yung magaling yun talaga. Kaya si Noy Javier. Siya yung pinakamagaling doon eh. Kawawa rin. So pag may magaling talaga, kinakawawa niya. Oh, kasi siya ang tatalo sa amin eh. Totoo. Di ba? So bago ka pa uminit, first quarter pa lang, either run out ka kasi napigun ka or bubuking ka na namin ng tatlong quarter para fourth quarter, wala ka ng energy. Diba? Eh di si ano din, si Makoy Pahardo. Oo, isa pa yun. Hindi, Makoy kasi. And JR yung kasi. Patunayan si Pahardo. Kahit mag 50 points yan. Yung mga teammate naman niya. Siya lang. Wala namang threat. Diba? Kumbaga, sige. Diba? Pero, kasi magaling si ano eh. Pare. Makoy. Pahardo. Isa sa mga player na sayang. Na hindi natin siya napanood sa PBA. Kung nag-PBA yon, hayop, matindi talaga. Matindi. Ewan ko lang ba hindi siya umabot. Hindi alam ng tao. May naunang Pahardo. Junmar Pahardo lang kilala niya. Yung Makoy Pahardo dati. Putsa yan. Galing. Hindi ko alam ba siya yung mabot eh. So nabutan mo pa si... Galing yun. So nabutan mo pa si Junyo? Hindi na. Hindi mo na nabutan. Si, ang kwento ni Mael Junyo sa Death Run, mas magaling siya kay Ron J. Sabi sila eh, di ba? Galing nun. Tapos PBL, may rule kasi sa PBL na hindi ka pwede mag-PBL hanggat hindi ka naaaral ng tatlong taon sa NC. Tatlo. Tatlong season. Tapos naglaro siya. Kailangan ng pera, brad eh. Totoo. Diba? Hindi mo masisi yung tao. Diba? Nag-risk. Saka magaling na siya nun eh. Sobrang galing. Yun ang balita. Yun ang balita sa Adepran na kinuha niya yung offer ng BBL. Tama and na. Kasi pera na eh. Maninis na pera na eh. Diba? Yun, nag-risk siya. Na, siyempre, hindi naman, diba? Kumbaga, mas maganda talaga mag-stay ka sa college eh. Expose yourself as much as possible. Hindi mo rin masisi.
Di ba rin masisi? Pero yun, so yun na, first year mo, tindi nun, Espinas, ikaw, na Horda. Pare, kawawa. May kwento yan eh. May kwento yan. Nung Final Four, number two ang VCU, number one ng Perpetual, malakas ang Perpetual. Tapos number three kami, twice to beat ang VCU. Natalo namin sila, first game, buzzer beater ni Aldabe, 3 points. Ang ganda ng play ni ano nun. Ano, iconic yun, yung 3 point na yun. Hanapin mo yun sa... Hanapin ko nga yan. Tapos, ano yun, pasok yun. Takbuhan na kami sa, ano, sa dagaw. Pasok, panalo kami. Nung second game na, PCU ulit kalaban namin, di ba? Ano yun, na-hospital pa ako, na food poisoning ako. Tapos, ganda na laban namin. Doon na sira si OJ eh. Na-edit mo yun ha. Huwag mo sabihin na nasiwa. Kumbaga, kasi parang controversial ng game na yun na parang sinasabi na marami siyang mga crucial turnover nung huli. Chismis. Na, alam ko, hindi niya babagitin yun eh. Diba? Pero chismis. Ako, I would be the one to defend him na, tama. Na nakita ko naman sa kanya kung gano'n niya kamahal ng death run. And gano'n naman ang tao eh. Everybody hates a loser. Diba? So when you lose, 'di ba? Maraming nahanap, maraming nakikita. So, marami siyang mga turnover nung huli na very parang kumbaga hindi siya, 'di ba? Ako eh kasi overtime kasi yung sama noon, third group na yung kalaban namin ng PC, graduate kasi sila lahat. Eh. Si Sansa lang natin. Kaya brand, wala na si Bo. Jason, wala na. Si Bo kasi, wala bilang si Bo noon. Wala pa nga masyado kumbaga, si Bo noon daw eh. Mga 5 points, 4, 7 points na si Bo noon. Diba? Pero Castro, wala na. Espinas, wala na. Diba? Espinas kasi, siya ang pinaangat sa amin dahil yung, hindi ko alam, ano yata kami noon, mga 22 yata kami, siya yata, mga 52 na yata siya noon, mga time na. Lakas eh, no? Lakas na katawan eh. So, lakas na katawan eh. Yun, so, yun, overtime, talo kami. Tapos sa afternoon na talo kami, di ba, galing sila championship na. Coach Louis, sabi niya sa amin, 2005, coming into the 2005 season na wala na tayong ibang iisipin kundi PCU. Wala tayong ibang iisipin. Doon dumating, yun yung ano, ganit na ganit kami sa PCU noon na yung our championship dreams na inano nila. Na, PCU. Oo. So 2004, Nanalo sila. 2004, nag-champion. Ay, 2003 sila. Kayo. Wala ka pa. Kami. Wala pa. Okay. 2004, PCU. Sila. Okay, 2005, wala na si Kuya Ron J kasi sabi niya nag-decide na siya hindi na siya maglalaro. Ano yung naging ano mo nun? Kumbaga, mindset mo nun na ikaw na eh. Ikaw na, di ba? Kasi kayo na lang niyan nun. Kuya Boyet. Boyet, Aban. Aban. Actually, buong-buo pa kami. Si Ron J si lang. Ron lang. Sayang. Di, ang sakit din sa inyo nun na wala si Ron J. Oo, sobra. Pero kasi, ang maganda sa kanya, nag-announce siya maaga pa lang. Ah, so kahit papano pa na ready niyo na? Si Coach Louie, inano niya kami, ang training namin is wala na si Ron J, tayo na lang. Okay. Diba? Wala ka nang aasang na iba, kundi tayo na lang. Okay. Diba? So, 1 year kami na ang naiba na yung offense, hindi na siya masyado triangle. Kasi wala na kami scorer, diba? So, ngayon, scoring by committee na kami. Diba? Mm-hmm. So, Boyet, Aban, diba? More on napunta nga eh, Boyet, tsaka ay Aban. Doon yung ano mabango yung pangalan ni Boyet. Doon sumikat diba? Si Boyet at si Aban. Aban din, 'di ba? Oh, kami naman mga big man, wala na masyado yung mga back to the basket, medyo taga-pick ka na lang, taga-roll ka na lang. Ah, so, kumbaga naging ano, naging guard. Guard ang ano, ang bida. Guard oriented na kami. Guard so ako medyo ano na ako noon. Ganun talaga eh, kung ano yung gusto ng coach eh, di ba? Tama naman. Hindi naman sa ano, maganda pa rin naman pinakita ko naman. Pero more on Boyet and ano and Aban, di ba? Kaya nga nung nag-BBA kami, sabay-sabay din kaming umakit, di ba? Oh, pero, tama. Well, before that bro, during the whole training ng bago mag-start din 2005, brad, grabe ginawa sa amin ni Coach Nubi, grabe. Patayan daw yung patayan. Yung PM, no? Naglaro pa kami PBL ha. Brad, practice kami 6 na doon ka na eh. Magkasapakas ka na si Jim. Start kami 7. Tapos kami, Brad, 12. Tapos papasok ka pa. Pasok kami ng mga hanggang mga 6:30, 7:30. Minsan nga ako, hindi na ako pumapasok. Tutulog na lang ako. Kasi Brad, papasuli kami 8 ng gabi. Letran ulit? Oo, 8 ng gabi, 8 to 10. Tapos bukas ulit? 8 to,
8-11, minsan 8-11. Tapos bukas ulit. Bukas ulit, ganun, Brad. Eh, matindi, matindi, Brad. Diba ito, umaga, practice kami, 7 to, minsan 10, ganun. Pasok kami, pasok. Pasok kami konti. May game kami, PBL, Toyota Otis. Pabiyahe pa kami, Pasig Inaris, di ba? Iba, wala namang kotse iba. Nag-FX lang kami, di ba? Dala-dala ko pa nga yung ano, bola eh, tsaka tubig eh, di ba? Tapos, tapos ano, ano, eh, nung rookie yun. Tapos, pag uwi mo, ito, sama ng ano, experience ko nun kasi may isang beses, di ba, practice kami umaga, hard, aral, pasokan ng dalawang subject, tapos bibiyahe kami, laro kami PBL. Kalaban namin, Granny Goose, sila RD Larong. Nakinyahan, di ba? Kutya ba? 3 overtimes. Tatlong overtime. Tapos, babiyahe kami pa uwi. Game, di ba? Ah, kasi dorm kami. Biyahe uli kami. FX, di ba? Eh, alam namin, may practice pa kami. Matindi yung Coach Nubi. Si Coach Nubi din ang coach namin na Toyota. Uwi kami lahat. Siya naka-coach, naka-pick-up kami, FX. Tapos, sabi, eh, medyo kumukulog. Kumukulog, maabon-ambon. Sabi namin, ay, wala na to. Wala na to. Hindi na, alam namin, tatakbo kami sa buong Ilocanos. Tumatakbo kami dyan eh, every other day. Sabi, wala na to, wala na yan. Papabukas na yan ni Coach kasi 3 overtime, di ba? Wala na yan. Ano, pinababa kami ni Coach lahat pag-uwi namin. Wala pa kami, hindi nga kami umupo eh. Binaba lang namin yung mga bag namin. Sabi sa amin, no, tinext kami, baba kayo dito. Magsabas kayo. Di, baba kami. Kala namin, magsishooting kami sa gym, di ba? Eh, dapat alam namin talaga, road run yun. Ano, bumabag yun. Baha na yung buong Intramuros. Pinatakbo kami ni Coach Nubi. Mga 40 ikot sa buong Intramuros. Nandun siya. Siya yung nandun eh. Si Kevin, maliit pa noon. Taga-lista. Si Junjun alas. Taga-lista ng mga... Kasi hindi ka nakita. Hindi ka inilista na isa. Isang ikot na yon. So nandun kasama niya si Kevin at si Junjun. Maliit pa si Kevin noon. Oh, alam namin gagaling si Kevin. So nanonood lang si... Kuya, binabatok-batongan lang namin si Kevin. Kevin, si Junjun, binabatok-batongan. Pero si Coach, nanonood din. Nanonood din. So, parang after nun, nung tumakbo kami ng 40, basa alat sapatos namin. Ibang gaganda pa ng mga sapatos. Si Ronji, gaganda pa, di ba? Sabi sa amin nung tapos na kami. Punta si Ronji, ginawa yan. O, tapos? Oo, bandat kami. Sabi sa amin, wala na kayong ibang iisipin, kundi huwag kayong magalit sa akin. O di, wala na si Ronji nito. Nung takbo-takbo na yun. Kasi wala na yun. Sabi niya, wala na kayong, huwag kayong magalit sa akin. Hindi ako masamang coach. Sabi ko nun. Magalit kayo sa PCU. So, another motivation namin yun. Natalo ninyo, di ba? Tinalo nyo kami. Kumbaga, yung hirap ng buong season namin. Buong pre-season na, yung buong ano na yun, preparation para sa PCU. Kaya nung championship, kalaban namin ulit sila, eh talagang tatalunin talaga namin yun. Diba? 2005, binawi namin. Yun yung 13-1 lang kami, elimination, 13-1. Nabaan namin mapuwa. 2003, champion. 2004, tinalo kayo ng PCU. 2005, champion. Champion at kayo bumalik. Ano na to? Mas team. Kasi nga, wala yung superstar eh. Wala, nawala. So talagang tulungan talaga. Wala kayong uuwian. Wala kayong, Roger, kunin mo na yung bola, bahala ka na, wala na. Points by committee kami ngayon. Points by committee. Last so, dito sobrang bumango yung pangalan mo. Tsaka ni Kuya Aaron, tsaka ni Kuya Boyet. Diba? Mm. Right after nung nag-champion kayo, senior year mo na yun. Oo, tapos na ako nun. Ano, dalawang taon lang ako nag-netrun eh. Kasi nga, nag-campus 7 years eh. 7 years out of high school. Matanda. Ineligible ka na. Tapos, after nun, PBL ganito. So, right after, alam mo na, papadraft na ako. Oo, kasi, hindi. Nung 2004 kasi, after ng season na yun, iniba na ng PBL ang role nila. Basta naglaro ka na ng isang season sa NCAA, pwede ka na mag PBL, di ba? Lalo na kung yung team ng PBL mo is, di ba, uso yung company school tapos team. School. Company school, di ba? Eh, nagpasok yung Toyota Otis Letran. May-ari nun, Letranista. So, automatic, kung kinuha nila yung 7, yung 7 sa lineup, di ba, yung first 7. Siyempre, kasama ako dun. So, yun, doon ako nakaramdam ng pera. Doon ako nakaramdam ng sweldo ay papano, di ba? So, tapos, hindi naman sa nag-iayabang. Kasi, player ka, abang may stats mo eh, di ba? No. Malas na naman ako noon. Sabi ko, pwede na sana mag-award ng NCAA. Kaso, nakasabay ko, Espinas, Aljamal, di ba? Sayang, di ba?
sabi ko, subukan ko sa BBL mag-award, di ba? Subukan ko. Pagpasok ko naman ng BBL, siya nga lang, Magnolia, Kenny Williams, Well Code, Washington, di ba? Hayo, sabi ko, ang hirap pa rin, pahirap pa rin, di ba? Yung competition, pataas ang pataas, di ba? Well, maganda pa rin, alam ko, nasa top, no 2004, alam ko, nasa, yung stats ko, nasa top 5, oh. No, top 10 pa rin ako eh. Saka so, heavy minutes key. Oo, ni Coach Louie talagang binibigyan niya ako ng... Kaya alam ko maganda, yung four conference ko sa PBL, maganda talaga yun. Kaso nung mga last two, umasok na si Joe Devan sa amin, di ba? So yung si Coach Louie, syempre, yung focal point niyan, si Joe Devan na kami, supporting. Maganda lang, 2004-2005 kang PBL and NCAA, mabango-mabango ka. Pagdating mo nung pa-draft, alam mo na may chance ka talaga mag-PBL. Oo, alam mo naman na. Tsaka yung laki mo naman, matik yun. Wala namang magpapas sa'yo. Kumbaga, marunong ka na nga, malaki ka pa. Yung iba nga, malaki lang, kinukuha. Alam naman natin yun, given yun. Kasi, kumbaga, pwedeng project eh. Eh, ikaw, nagpakita ka pa ng galing sa college at sa PBL. So, it was automatic. Hindi mo lang alam kailan, pero alam mo na may pipick sa'yo. At so, usually, ang basa ko kasi, kapag nasa championship caliber team ka sa college, yun ang mas hinahanap, sinisilip ng mga coaches. So, alam ko may chance ako mag-BBA. Kaka-champion mo lang eh. So, 2006 ka nagpa-draft. Sino yung mga kasabay mo nito? 2006? Number one pick, Kelly Williams. Ah, yung kay Kelly. Kelly Arwin. Arwin, L.A., Mark Isip. Pang-ilan ka? Espinas. Number 8 overall pick. Oh, first round, brother. Tsaka yung mga nauna sa'yo, brother. Mga Arwin Santos, UAAP. Joseph Yo. Sino lang ang NC? Ikaw lang tsaka si Gabby. Number 7 si Aban. Number 5 yata si Gabby. Number 7 si Aban. Ako number 8. Boyet number 9. Ah, so talagang letran boys. Denominate sunod, namin. Sunod kayo. Sino G? Pang-inan daw siya doon? Pang, 17 ata siya. Oh, 17. Ako nga, 19 siya eh. Basta na ano na na babae bumaba na drop to stock ni Ron J. Pero alam naman natin yung kakayanan ni Kuya Ron J. Pero ano nga, so after mo nag nung na-pick ka na, sinong nag-pick kay Aaron? Hindi pa Talk and Text. Pure Foods. Ikaw? Talk and Text. Ah, ikaw yung Talk and Text. Wait. Alaska atas ba siya ano si Bo? Si Aban Alaska. Alaska, ikaw. Tapos ako Talk and Text, si Boyet ang number 9, Pure Foods. Pure Foods. So, ikaw, Talk and Text, Coach Chot Reyes na to. Si Derek Pumarin. Derek pa. Manong, si Manong. Oo, si Manong. Ito pa yung old school jerseys ng Talk and Text. Oo, bone pads pa. Asitaw Laba. Si Asitaw Laba pa. Wala pa si Naalip. Patrick Fran. Wala pa si Jason. Wala pa. Ah, si na Mark Telan. Mark Telan, Don Aliado. Matagal na to. Oh, so pagpasok mo lang. Sarap na line-up, di ba? Oo, Brad. Mukhang masahe na naman yan eh. Oh, so, pagpasok mo ng PBA, 6'9 ka, 6'9 ka. Kumbaga, big man. Okay, mga bantayan mo, mga asi, di ba? How was that transition from, alam naman natin physical sa PBL, pero iba pa din sa PBA. Diba, PBA talaga, diba? Skillful na talaga yung mga tao. Diba, gagaling diba? So how was that experience with Talk and Text? The practice pa lang, alam mo na you have to take care of your career, your body. Kasi dudurugin ka eh sa practice, di ba? Actually, nadurug ako. Pare, taulaba eh, di ba? He wants all the minutes and he's gonna earn all the minutes and he deserves all the minutes, di ba? Mark Talan, Don Aliado, kumbaga, the competition talaga is very rough and tough, di ba? Kumbaga, I've shown potential, di ba? Sa practice and pero bibi sa business, talagang you won't really, direct kumarin, di ba? You won't really risk your whole franchise, di ba? So talagang yung mga gagamitin mo talaga doon, yung mga talagang big names. The ones that would really deliver, di ba? So ako, aminin ko sa'yo na I felt the pressure, di ba? I felt the disappointments na, andaya ako, that's one, di ba? Andaya ako PBL, di ba? Padaling sa, Talk and Text. Yun yung kalaban ng player. Eh. Ego.
ego and pressure to yourself, di ba? And yung ma-overwhelm ka na bibigay ka na, tapos disappointments na bakit kanya, ganun, di ba? Well, at the same time, you still have to be a team player, di ba? Yeah. You have to support your friend, your teammates, di ba? Kasi their success is your success, di ba? So you don't need to be a burden to them. You have to help them in practice. Yeah. And ano. Yeah. So ako, ganun ang role ko, and I'm willing to do it for my team, di ba? So hanggang sa yun, palipat-lipat ng team, eh, di ba? I wanted to play in a lower team. Nung na-trade ako mid-season para kay Yancy De Ocampo. I went to Air 21 mid-season. So sabi ko, uy, pwede ako maglaro dito. Coach Bo ba to? Coach Bo? Oo, oh, Coach Bo. Coach Bo. At doon naman si, ano? Ranidel Jr. Ranidel De Ocampo. Irwin Santos. Tapos, Gary David nandun. Ren nandun. Diba? Winnie, Kuya Winnie. Winnie Arboleda na up to now, kaibigan ko, yeah. Diba? Si Ronald Tubi, dumipat na nun eh, no time na yun. Homer Se. So, another competition. Talagang mahirap pag nasa Bibiga. Irvin Soto, yeah. You know, what's good about Irvin? Irvin, ano eh, hanggang ngayon kaibigan ko sa Irvin. Nasa practice kami, si Kai sinasama niya sa practice. Bro, malit pa. Si Irvin 6'7". Ako mga 6'8". Di ba sabi ko sa'yo 6'8 and 3'4 ako eh. Halos si Irvin, halos si Lai ko eh, di ba? But sinasama niya si Kai. Bewang na namin si Kai. 4 years old. Alam mo na. Bewang na namin. Sabi nga namin nila, pare, pera yan. Yung anak mo yan, pera yan. Huwag mo lang palaking lalambot-lambot o babading-bading. Kasi mukhang babading-bading si Kai na ano eh. Kasi ang payal pa eh, di ba? Pare, pera yan. Ang di ba? Yeah. Kaya ngayon, parang lalambot-lambot si Kai, lambot-lambot. Parang kala mo kakalas eh, padaglalaan eh, di ba? Lakad pa lang eh. 4 years old eh, di ba? Yung takbo ni Kai, parang hindi player dati. Oo, sabi ko. Pero alam, parang 4 years old, bewang namin. Oo, malaki yun. Walang. Malaki eh. 4 years old, grabe. Hanggang sa, yun, mabuti nga, at ganito na si Kai ngayon, di ba? Kaya ngayon nga, sa Facebook, kami ni Irvin, nakikita ko may nagbabash kay Kai, di ba? You don't have to bash him, bro. Kung anong success ni Kai, success natin niya, sa niya, ng family niya, at ng sa atin. Kung magbabash ka, Pinoy ka, why would you do that? Di ba? Diba? At the end of the day, kahit magbash ka dyan, mayaman na tong tao na to. tama naman yung prediction ninyo, pera yan. Pera yan si Kai. Pera yan. Ngayon pa lang eh, di ba? Kahit siya alaga, Irvin eh, di ba? Nasa Matic TV, yun. Diba? Matic yun. Nasa stage din siya, Kuya Irvin eh. Buong pamilya, di ba? Well, you have to maximize the, ano, oh, the opportunities given. And hindi yun kasalanan ni Irvin, di ba? They were given those kinds of opportunities na dineserve din naman nila. Well-deserved. At saka, grabe yung kay. Grabe. Nakasama ko nung 2 years ago, nag-guesting kami. Iba na, no? 6'9 ako, ha? Nakagano'n. Sabi ko, Brad, sabi, naalala ko ba ako? Opo, kami Kuya Big Mac. Oo, kaya lang ito. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka na Big Mac, Brad. Hindi ka na Big Mac sa kanya, bro. Small Mac na ako. Sabi ko, ano mga porn site ba pinanood mo? May internet na nun eh. Kasi si Irvin, ang laki yung asawa niya, yung nanin niya, volleyball player yata. Pero nilampasan lahat ni Kai. Grabe. So, I'm happy for him and hopefully he gets to the NBA. Mukhang pwede naman. Kaya yan, bata pa, 19 pa lang. Wala pa. Pero at the end of the day, kahit na hindi, kahit saan pumunta yan. Mamimili lang sila kung anong currency, kung euros o dollars. Correct. Wag lang may injury. Wag lang may injury. Pero sabi ko, kahit pesos yan, malaki pa din yan dito. Eh, hindi nga pesos eh. Dollars nga eh. Dollars yan sigurado. Oh, pero yun nga, paglipat mo ng Air 21, mahirap na naman. Kumbaga, stop na naman. Oo. So, natapos ako doon. Next year, tunid ako sa Red Bull kay Coaching. Kaso ito yung mga time na hindi na sila nakapagpasweldo. Ito yung financially struggling na sila. So, nandun si Junty,
si Jim Well. Nandun si Jim Well, nung diba eh. Tapos si Cyrus Baguio na Horda. Cyrus Baguio. Sharma. Cardo, ito yung breakout season ni Cardo Sharma. Penisi nandun, diba? So, nakita-kita pa rin kami doon. So, yung pahirapan pa rin. Pero nag-enjoy ako sa Red Bull. Kasi ang babae, eh, Warren Ibanez, Celino Cruz, diba? Si Rich Alvarez na hanggang ngayon, mga kaibigan ko yung mga yan. So, nandun pa rin yung competition. Kumbaga, sa practice pa lang matutuwa, ano eh. Kung ano eh. As yung biyaw, bigaan ng konting minutes, okay naman eh. Diba? So, the whole second year ko, nasa Red Bull ako. Tapos sa third year ko, nasa Rain or Shine, kay Coach Caloy. Coach Caloy. Ito yung pumasok Norwood. Naman. Oo, pumasok si Sol at si Gabe Norwood. So, nandun ka dun sa unang pasok nung dalawa? Oo, nandun ako. Ah, okay. Mga totoy pa sila nun. Pero VIP na eh. Diba? Mga pilam eh, pagpasok sa PBA eh. Diba? Lalo na dati. Pero ngayon, kasi konti pa lang sila dati. Konti pa lang. Hmm. Ngayon, ano, sobrang dami. Si sabay ko si T.Y., si J.R. Reyes. So, fourth year. First half year, Talk and Text. Second half noon, Air 21. Mm. Second year mo, Red Bull. Third year mo, Rain or Shine. Mm. And then, after Rain or Shine. After Rain or Shine, nag-offer ang Red Bull today. Para ako good. Kaso pumasok yung ABL. Ah, so pinili mo yon. I was disappointed. I wanted to have a better PBA career. Kaso I'm not having playing time, di ba? And Harbor Center, Philippine team, di ba? Philippine Patriots. ABL, unang inaugural season. And I wanted to, yung traveling, nakaka-tempt na maikot mo yung buong Southeast Asia. Tapos, disappointed ako sa career ko sa PBA. And the coach there is Domi Alas. Diba? So, sabi ko, kinukuha nila ako and maganda yung sweldo. Nag-isip ako. Sabi ko, tara, sige, punta ako ng ABL. So, hindi ko pinalmahan yung offer ng Red Bull noon. Which is, parang ang nag-advise sa akin dito si Aris di maunahan. Si Kuya Aris. Dapat daw di ako umalis ng PBA. Kasi PBA is PBA. Later ko na, mga 5 years later ko siya nakausap about that. Si Aris hanggang ngayon kaibigan ko. Loko-loko yun. Dadaling ko yan dito soon enough. Pero tempting yun eh. Kumbaga, babalik ka sa college coach mo, may minuto ka, may sweldo was the same, or even, I don't know if it's the same or konting ilalim lang, di ba? Or, tapos frustrated ka pa sa PBA. Feeling mo, hindi I wanted to play. Totoo. Kasi diba? Pwede din eh. Kung gumanda pangalan mo doon, babalik ka lang din naman. It's a risk. Tama. It's a risk. Kaso, pagpasok mo ng ABL, Coach Louie nga nandun, dalawa naman ang allowed na import. Import. Diba? Isang malaking import, isang guard na import. Diba? Ando pa si Noy Baclaw, si Jermaine Gaco, sino yung UE na mahaba? Elmer Espiritu. Si Elmer Espiritu. Da bala ko niya. So okay pa din naman pero syempre anong nangyari? Import eh. Import eh. Pahirapan pa rin. Pero champion kami. The money is there pero I'm still not satisfied with that playing time. I still wanted to play more. 2000 diba? Na to kuya. 2009. 2010. Kasi 6, 7, 8. Yeah. Tama. 6, 7, 8. 9. 2009. Okay. So champion, and then after that, still hindi ka pa rin satisfied. Oo. 1-year contract. 6 months lang pala yung takbo ng ABL dahil bagong season yan eh. Kapaan. Sabi ko, ang gagawin ko ng 6 months? Kuha lang kami ng sweldo. Diba? Ayoko naman nun. I wanted to play. Pumasok yung Liga Pilipinas. Naglaro ka Liga. Naglaro ko ng Misamis Oriental Meteors under yung coach doon, nakalimutan ko na pangalan ng coach. Matanda na kasi si coach eh. Tapos, ang boss namin doon, yung governor ng Misamis Oriental. 1 year? 6 months lang. 6 months lang din. Okay. Tumira ako kagaya doon, naglaro kami doon. Kalaban namin si Cebu Niños. Diba? Yung mga kawawa ako doon. Doon ko naramdaman yung ligang labas.
Yung magla-layup ka ng ganyan, dito ka hapas sa mukha, di ba? Nag-layup ka ng ganyan, susuntungin ka nila Bruce Dasha, nila Stephen Padilla, nila Mong Basco, di ba? Grabe yung mga yun, di ba? Woodrow Enriquez. Enriquez. Diba? So, pahirapan. Pero dun ako tumibay sa Liga. Tama. Sa Liga Pilipinas. After, balik ulit ako ng Red Bull. Kinuha ulit ako. Ah, okay. So, balik naman ako eh. Tapos, problema, 6 months. After na 6 months, nawala na ulit. So, Liga labas ulit ako. The next year, kinuha naman ako Air 21. I-coach, ano ulit, Derek Pumarin. Diba? So, parang balik sa PBA, parang isang conference, tapos nawawala na ako. Kailan yung last? Yung huling-huli ko, Kia. Ah, yung Kia. Kay Kia, okay. Nagdaro 2014. Yun yung una? Yung una, pasok ni Manny Pacquiao. So, nandun ka nung naglaro si Manny? Nandun ako. Naglaro si Sena to. Pero nasa reserve lang ako eh. Pero may contract. Oh, kahit na. Nandun ka pa din. So, yun yung last. Yun yung pinakalas ko sa PBA. Mm-hmm. Okay. So, obviously, your PBA, your pro career didn't go as planned. Kumbaga, ang ganda nung letran mo, MVP candidate ka, PBL MVP candidate. And ito yung lagi ko sinasabi, sa PBA, minsan, pagalingan yan. Pero, masikip talaga eh. Kumbaga, hindi mo na, paano mo naman lalapanan yung mga Arwin Santos, Arani Dale, Kelly Will, di ba? So, after nung 2014 season mo, obviously, nung time na yon wala pang MPBL. Wala kumbaga, pa. Kung hindi ka PBA, hindi ka college, wala ka lalaroan sa gitna, D-League. Mm-hmm. Eh, alam naman natin yung D-League. Pang ano yun eh, pang mga bata yun eh. Hindi naman yung pro eh, di ba? So, what was the plan like? How did you end up in the show business? Like the PBA, ang showbiz industry, hindi ka rin makakapasok basta-basta eh. Napakahirap maging artista. Akala nila madali na maging artista. Yung mga mati ni idol na gwapo-gwapo na bata na, ay, gusto kong maging artista. Parang tayo na, ay, gusto natin maging BBA. Feeling kasi pag gwapo ka, pwede ka artista eh. Oo. Akala ko rin. So, ngayon, noong 2013 kasi, nag-guest na ako sa... Kinuha ko ni Direk Eric Mati sa movie na On the Job. Hindi, ganito. Yeah, huling game ko sa PBA, kinuha ko na guest sa movie ni Eric Mati, On the Job. Paano, yeah. Ano yun? Paano ka na, ano nun? Tumawag lang sa, I don't know how they got me now. Nakita ka lang sa TV, ganun? Siguro, basketball. Saan ba ako may expose? Basketball. Diba? Tumawag sa akin, sabi ko, movie. Saan niyo po na ako yung number ko? Kinala niyo ba ako? Sabi, Mark, nandito ako sa wallpaper ng laptop ko eh. Ikaw talaga ang gusto namin kasi kailangan namin ng character na doble ng height ni Gerald Anderson kasi may fight scene daw na suntukan. Diba? Sabi ko, ayoko po, hindi ko po ginagawa yan. Nahihiya po ako. Brad, sabi ko nga sa kanila, sa school nga po eh, yung school play sa room. Diba? Diba yung mga ganun role-playing, diba? Nag-rehearse ka. Pagdating ng play na, ma-absent na ako nun. Kasi hindi ko talaga kaya. Ayoko talaga. Ito kaso yung mga bagay na hindi mo akalain gagawin mo. Oo. Ngayon, nung sinabi na sa tawag sa inyong tawag, sabi na na ganito, i-guide ka namin, ganyan. Tapos Brad, nung binanggit kung magkano yung TF. Ibang usapan na yun. Oo na, muha na ang pera. Hindi, kahit tata sino, ganun ba? Ganto ang TF mo. Tapos, limang shooting day ka. Sabi ko, tayo na lima. Tapos ganun ang pera. Saan yun? Sa PBA yun? Hindi, wag mo sabihin yung figures, pero sa PBA career mo, ilang buwan yun sa PBA career mo? Well, isa't kalahati. Isa't kalahating buwan sa limang araw. Tapos hindi ka pa lalaro, hindi ka pa mabubugbog, no? hindi. At sabi ko, ganun ako, Saturday ako, sabi ko, paano ba yan? Hindi ka to, sasadayin ka namin, sabi ko, sige po, gawin ko na. Tapos nung ginawa ko na, nung tumunta na ako doon, at the same day, kinuha nila ako, sinudo nila ako. Ah, same day na umuha ka, kinuha ka na. Yeah, so ongoing yung shooting?
Ano nangyayari yung shooting na yun? So wala pa talaga silang character doon. Na kailangan nila na doble ng laki ni Gerald Anderson. Tama, tama. Diba? Si Gerald malaki rin eh. Malaki na si Gerald. So sinundo ka. Ginawa ko yun. Tapos nung ginagawa ko siya, isa fight scene lang naman eh. Yung unang walang line. Walang line. Wala. Meron. Pero parang, oy, ano? Malit lang. Sige ka ba? Mga ganun-ganun lang. Yung unang apat na araw, ano lang yun? Parang pinapakita ng chef ako. Gano'n ba? Ladaanan ka lang. May sasabihin ka lang. May interaction lang. Yung panglimang araw, yun yung, kumbaga yun yung equivalent ng buong sweldo eh. Grabe yung fight scene, Brad. Tagal. 9 p.m. hanggang 9 a.m. ng madaling araw. Nagsusuntukan kami ni Gerald Anderson na paulit-ulit. Iba't ibang angulo, kanan. Pero same lang yung choreography. Isa lang yun. So inuulit-ulit yun lang yung choreography na yun. Kasi yung habulan kami, suntukan, saksaan. Diba? Habulan kami ganyan. Yung camera, umahabol. Sa ulit, ulitin muna yun. Dito na may camera. Sa ulit, ito na may camera. Uulit-ulitin lang talaga lahat. Ganun ang shooting, Brad. 12 hours, bro? Walang may pahinga naman siguro. May pahinga naman siguro. Wala. Tubig. 12 bars diretso? Ano mo yun, Gerald? Paano na itsura? Ano na itsura nyo noon? Mga alas 6 na umaga? Brad, hindi. Kaya ang acting, ang pag-acting, hindi siya biro. Hindi talaga. Alam ko namang hindi, pero grabe yung 12 hours. Grabe. Paulit-ulit. Camera, widescreen. E di, siyempre, nauurat ka na rin noon. First time mo eh. Sabi nga, Gerald, sabi ko, paapagod ka na, sabi mo na sa director, pagod ka na, bukas, pababukas na natin. Kasi siya naman eh, siya naman talaga. Para another TF. At saka siya yung bida eh, pag umayaw si Gerald, pwede na. Pag umayaw siya, sabi mo na, pagod ka na, pagod na rin ako eh. Pero paano mo pinractice yung choreography? Tinuro rin siya? Well, wala. Well, maganda niya kasi I'm a good listener. And I wanted the money, bro. Kasi oo naman, bro. Kasi na mag-aawin. Huwag tayo maglokohan. Pera yan. Una, pera lang talaga. I wanted the money. Tapos, nung nagawa ko siya, nung tapos na kami, diba, kain kami. Last day ko na yun eh. Sabi sa akin nila, direct Eric Mavi, kausap ko sila, kaya Jalan. Sabi niya, Mark, di mo seryosohin to. Sabi ko, paano kong seryosohin? Sabi niya, wala nang character na tulad mo eh. Yan yung sinasabi mo kanina. Oo. Okay. Kaya mo to. Sabi niya, kaya mo to. Sabi niya, lahat ng industriya dito. Sabi niya, kakailanganin ng katulad mo. Tama. Wala nang, Benji Paras, ayaw na. Mayaman na yon. Bunel Baningit, tapos na matanda na daw. Pero iba pa din yung character mo sa kanila. Kaya, hindi naman siya nangyayabang, pero I found another new lease of life outside basketball. And oo naman. I embraced it. Kasi, at the same time, nung una, pera siya, di ba? Kaso nung nakita ko na talaga, oo nga, na kinukuha-kuha na ako. Tapos I had a big break nung 2017, nung nagkaroon ako ng commercial na McDonald's commercial kasama ko si Gerald, si Yaya Dab, si... Si Yaya Dab. Si ano, Alden, tsaka si Alden. One lang kami. Ako yung higante, siya yung prinsipe. Tama. Na nagkabatuhan lang kami, McDonald's commercial. So, laki 2017. Nun. Nung una kasi, nung 2013, 14, 15, guest lang ako, isang araw na taping, maganda na, okay na yon, di ba? Pero hindi ako makapasok sa circle ng artista. Yung bida ka talaga? No, not bida. Parang, kontrabida. Ikaw yung kontrabida. Oo, yung nasa loob na ako ng industry. Dati kasi nasa labas na ako. Ganon-ganon ka lang. Oo. Nung nag-McDonald's ako, pare, 2017, kasagsagan ng Yaya Dab, di ba? Baliw na baliw na ng tao. Tapos, McDonald's, lakas ng network doon na. Doon ka nakita. Doon ako nakita ng mga lahat ng producer, director, artista. Pero malaki na yon, bro. Yun pa lang, McDonald's yun. Malaki yun. Umuo na ako doon. Oo, talaga agad. Tapos, pare, within isang araw lang, 12 million views. After that, Kuya, may question lang ako. Para lang medyo alam natin yung progress mo. Yung unang taping mo, which was the 5-day taping, yung isa't kalating buwan mo sa PBA, pinagkasya sa 5 araw. Yung progress mo, yung McDonald's mo, ilang buwan na yun sa PBA? Dalawa. Isang araw? Isang araw. Oo. Okay. Sa isang araw na taping yun. Tapos, hindi pa nakakapagod yun. Brad, hindi pa masyado nakapagod. Nagtatay pa nga ako nung araw na yun. Brad, talagang
Pagpapay talaga. Oh. Hindi, tsaka commercial yun, kuya, ma'am. Maiksi. Tsaka maiksi lang ang commercial kumpara sa sine. Pare, matindi. Ganito pa. Yan, ang kasama ko si Alden, meron siyang cut-off. Inahabol ng director yung oras so, niya. Yung oras niya. Technically, oras ko na rin. Di ba? So, umaga kami ng 6 a.m. kami. Nagsimula. Nag-roll kami ng 6 a.m. Eh, nasa bundok yun. So, bago magdilim, tapos na kami. Kumbaga, parang tumambay lang ako. Ang problema ko nga lang na nagtatay ako. Time out. Tsaka ilang scene ka lang? Kami dalawa lang, one-on-one lang kami. So, buong araw kami. Kami dalawa lang. Sulit? Kumbaga, sulit. 6 p.m., 7 p.m., nasa bahay na ako. Binibinang ko na yung pera. So, ito yung parang ano, ito yung unang pasok mo dun sa bilog. Oo, sabi ko. Bida ka eh. Oo, kami dalawa ni Alden eh, di ba? Tapos ano nila ang background ko. Sino yung malaki na yan, di ba? Di ba? Na yan. Hanapin niya yung social media niya, hanapin yung Facebook niya, madali na. So, yun, any day, kaya lagi akong nasa social media hanggang ngayon is nakamonitor lang ako kung sino mag-tatawag sa akin ng BTR o ano. Diba, di na nag-BTR, kuha na agad ako. Paano di ka nag-BTR? Paano ka mag-BTR? Sino kalaban mo? Well, dati ayoko. May pagkamayabang ako na, ano, kalaban dito. Oo, totoo diba? Naman eh. May kalaban ka ba? Bro, kailangan dumaan ka talaga. BTR. Hindi, pero like technically, sino tingin mo? Merong mga goons na mga talent. Pero hindi 6'9 po. Tama. At hindi nila... Hindi sa nangyayabang ako. Medyo mas may arte ako. Mas may... Oo naman. Kasi kahit pa paano nagawa mo na ilang taon eh. Sanay na rin ako. Diba? At saka Brad, ano eh. Ayokong magutom eh. Oo, totoo. Passion mo na ngayon yan. Oo. Kasi... Kabuhayan mo na yan ngayon, Brad. Like what I said earlier, diba? I don't go into anomalies. Gambling. Ayokong yan. Diba? Kabuhayan. Madaling pera dyan. Pero madumi pera yan eh. Diba? Doon ako sa pinaghihirapan ko. Diba? At the same time, ang laking pera to. Hindi sinasabi mayaman ako. Kasi lahat naman ng pera ko, bro, I share it. I have brothers and sisters. I have friends. Lahat ng mga, di ba? And may man ako maluho, di ba? Kumbaga, just to make sure na may pagkain ako sa table. Di ba? So, doon ako natutuwa na I have, kahit na wala na ako sa PBA. Yung iba kasi yung sad story. After na PBA, disappointing career. Bisyo, babae, casino. Mas masaya pa nga ata yung iyo. I have another purpose in life. Parang so, naging blessing on. Din. Best blessing in disguise siguro. Oo. Yung hindi kasi, gumana yung PBA mo. Oo, doon ako napunta. Sa lahat ng kabatch ko and prior to this, mga dati pa mga kuya-kuya natin. Diba? Inan lang bang naging, sabi nga nila eh, diba? Sabi nila Aiko Menendez sa akin, na Ate Marian Rivera, diba? Maganda kasi nila. Grabe yung mga kasama mo. O, tapos, sige. Oo. Matindi yung mga advice nila sa akin. Dati kasi, Brad, dati, pag nagpapakilala ako sa tao, sa kanila, na player po ako, dati po ang ganyan. Sabi sa akin ni Aiko, Ate Aiko, sabi niya, Mark, huwag mo nang sabihin na player ka. Diba? Pag in-introduce mo yung sarili mo, artista. Kahit saan, diba? Sabi mo, ako po si Big Mac Andaya, artista po ako. Tama. Diba? Kasi, Brad, sabi niya, bro, kailangan mahalin mo tong trabaho natin, 'di ba? Nandito ka, samaan namin. Sasabihin mo player ka, 'di ba? Hindi ka player, artista ka, kasamaan namin. Sabihin, accept your fate. So yung blessing ng fate na 'yan. Mag-shower sa iyo. Huwag mo gawing secondary. Tama. Huwag mo gawing fallback. Parang nangyari fallback eh. Player po talaga ako, kaya lang napunta ako dito eh. Hindi, kailangan ito ka na. Oo. Kaya tama ngayon, makapal lang mo ako. Makapala mo. Kasi, Brad, Aiko Menendez, Marlon Rivera, di ba? Sina Enrique Hill, di ba? Sina Joel Torres. Artista ka na ngayon. Sa akin eh. Anong pakilala, ako po si Big Mac Andaya, artista po ako. Tama, diba? Tama. Ganun. Parang yung blessing. Diba? I think, this is the purpose of where you now. Kahit sabihin natin, alam naman ang tao ko nasaan ka ngayon eh, pero yung finding passion after ball is life. Kasi ball is life tayo lahat, eh. Aminin natin yan. Tama. And ngayon, kahit naman ako, I can relate to yours na hindi naman ako artista, pero this is something na hindi ko naisip nung bata ako na parang dadaldal ako. Hindi ko naman naisip yun eh. Parang dati ang utak mo lang, magiging PBA player ako. Kung hindi ako PBA player, hindi ko lalaman anong gagawin ko. Diba? So, tama.
ngayon, nandito ka na ngayon sa industry na sobrang layo sa basketball. Aminin na natin, sobrang layo, di ba? Pero ngayon, yung competitiveness, kahit ako, yung competitiveness natin, nandito na ngayon. Na parang, di, gusto ko ako yung pinakamagaling na kapre na pwede sa ano, di ba? Di ba? So nandun, nakikita ko ngayon yung ano mo. Tsaka feeling ko parang, inano mo na rin, sinapuso mo na din na parang, I'm gonna be better. Kanyari, may scene ka ngayon, di, mas magaling ako bukas. Mas magaling ako sa ano, following. So sino yung mga artista na, kumbaga, siyempre kung player ka, may mga ginagaya kang players. Sino yung mga artista na tinitignan mo na may kumukuha ka ng tips? Kasi nga yung role mo, bro, sobrang specific eh. Sobrang specific, Brad. Yeah, ngayon, meron, ang ginagaya ko, hindi naman sa ginagaya ko, ang nag-a-advise ko sa akin ngayon, mga kuya, sila Jay Manalo, sila Joko Diaz, Jin Padilla, na-advise nila ako. So ang sabi niya sa akin, panoorin ko yung mga Vikings. Tama. Di ba? Mga Game of Thrones. Ano ka kasi, diba? Talaga eh, no? Viking. Oo. Tapos. Yeah. Sige, tuloy ba? Sorry. Tapos, panoorin ko sila Benji Palas dati, mga old school na video nila. Tapos ngayon, meron kasing artista ngayon, malaki rin eh, 6'2". Si Gerald Akaw. Siya, isa, matinding rin na. Tama. Matinding artista yon. Actually, kami dalawa yung naglalaban sa mga role na ganyan. Pero ako naman, bilang nauna naman siya, kuya. Kaibigan ko siya. Sabi ko, ang maganda sa kanya, nag-a-advise din siya. Lagi niya ako ina-advise na ganito. Dapat kanya magkababayag na ganyan. Hindi naman pwedeng sa isang tao lang lahat eh. Siyempre, kahit papaano, hindi mo naman mas pagsisingitan sa'yo lahat eh. Tapos, tinutungan nila ako na pag wala kang ginagawa, tumingin ka sa salamin, laruin mo yung mukha mo, malungkot, masaya, laruin mo. Ganyan. Tapos, at saka, ito ba, yung going back, before na bata ako, yung bullying ba, yung nabubully ako, na ninsulto ako, pangit, na ano, mukhang bakulaw, animaw, ganyan-ganyan, na ano, di ba? Na-embrace ko siya. Kasi, ang pinagkakitaan mo nga eh. Big Mac is the new pogi nga. Yung mga nakaasar sa kanya dati, sino ngayon, pinagkakitaan? Pinagkakitaan yun, hilaw tayo. Mas mayaman ka pa sa gwapo, Brad. Mas mayaman ka pa sa gwapo, puta. Sabi nga ni Marian sa akin, diba? Sabi, akala mo lang yan, ang mga artista, mga gwapo, ano, yung mga yan, walang mga trabaho yan. Kasi, yung leading actor, nakuha na yan ni Gerald Anderson. Wala na. Okay na yan, diba? Hindi na sila pwedeng maging supporting kasi gusto nila, di ba? Shambi day. Wala nang kasing guwapo dapat yung bida. Wala na. Ako, character lang ako. Kung anong ginawa ni movie ni Gerald, supporting ako, doon ako. Sobrang kalaban, ano, best friend, o ano. Tapos pwede rin ako sumigway sa kabilang movie. Wednesday, dito naman ako. Supporting ako. Di ba? Tapos kumbaga, mas marami ang trabaho. Di ba? Hindi, kumbaga, hindi ikaw yung max contract, pero ang dami mong ganun din. dami kong ligan labas. Oh, Brad. Kasi I can imagine si, kunyari, si Gerald. Yung kita ni Gerald dito sa movie na to, sobrang laki. Pero isa-isa. Kasi syempre, leading man siya dito. So, kunyari, si Gerald, leading man dito. Sobrang laki nun, given yun. Pero hindi naman pwedeng pagsabay-sabay ni Gerald yun. Hindi kaya. Ikaw, ligan labas. Marvin Hayes ka ng artista. Panalay. Pinapanalay ko yung ano, Brad. Yung showbiz ko, panalay ko yan. Oh, puta. So ano ka na ngayon? Kumbaga, yung balbas mo, kuya, saan nagsimula yan? Totoo, like kailan nagsimula yan? Nung ano to eh. Dati nga niloko to eh. Parang nagmahal, nasaktan, nagbabalbas. So ano, kailan mo tinubo? Ilan taon na yan? Siguro mga 3 years. Kinakat mo pa ba yan? Hindi na. Nung kasi ganito, di ba? Artista tayo. Tapos, nakikita. Nagte-teleserye ako. Sunod-sunod yung mga teleserye ko. Tapos, at the same, akala ko kasi hindi na ako makapag-basketball. Nung dumating yung MPBL, ang dami nag-offer. Kasi sabi ko, di po maano, kasi may shooting po ako. Buyat ako lagi, di ba? Kasi nag-offer sila yung Venezuela na sige, kahit na hindi ka na masyadong mag-practice, basta nasa game ka, okay lang. Yeah. Same pa rin ang sweldo. Ngayon, nung naglalaro ako sa MPBL, at the same time, artista ako, pag nag-feature ako, yung balbas ko kasi, di ba, hindi ko siya tinitlim eh. Di ba, hindi siya tinitlim eh. Kaya kita ko, yung buhok nila, gumagano na sa mukha.
Kumagano na sa mga Olympic Rome, mukha akong bakulaw na gago. Ano? Sabi ko, mukha akong gago. Eh, ginawa, so, tinry mo yung dito? Yung dito lang. Hindi. Yung dito. Pero yung dito mo, bakit? Wala, hindi ko talaga ginagawa. Pero, was there a reason ba't mo pinatubo o trip mo lang? Trip ko lang. Hindi na, yan character, hindi character yan. Ganto, pinatripan ko lang to na hindi ako magpapag-aahit. Kahit anong mangyayari, doon mag-aahit. Diba? Gusto kong mamukhang gago. Oo, totoo. Diba? Kasi medyo ano ako dati, babatik na ako sa, ano, sa mga nangyayari sa buhay. Pero artista ka na yan eh. Hindi. Nung McDonald's ko, ganto lang yan. Mga 2 inches, 3 inches. Hanggang sa after ng 2017, pinabayaan ko lang talaga siya. Ganto na siya. So ano nangyayari? Minahal ko siya, tapos at the same time, naging character yung mukha ko. Mas may pera yan? May pera yan? Ito ang pera ko. Ito ngayon ang pera ko. Hindi nila pinapatanggal yan? May mga nag-humihingi ng favor na tanggalin. Okay. Mga commercial, mga ano. Sabi ko, hindi ko po tatanggalin ito kahit ano. So, nawawalan ka rin ng project dahil dyan, pero nagkakaroon ka rin dahil dyan? Oo, mas marami yung meron. Marami. Yung iba, yung ngayon commercial ka, Alerta. Napanood ko yung Alerta ko. Ginawa lang nila, tinirin task, tapos ginanon dito, parang medyo maliit ng konti. Huwag lang tanggalin. Ayaw mo lang talaga tanggalin. Ito yung Samsung ko eh, di ba? Ito yung strength ko eh, di ba? Baka mamaya. Yeah. Puta nga ba na niyan, kuya? Grabe. Sobra. Hindi ko to, pinano. Pinabayaan ko lang. May asawa ka ba? Wala, may girlfriend ako ngayon. Ayaw niya. Ayaw niya ba? Nakakakiliti yan, bro. Minsan sa gabi. Baka magulat siya niyan, bro. Baka mangin. sabi niya sa akin, kapag nainis daw siya habang natutulog daw ako. Gugupitin na. Parang Samson eh. Oo nga eh. Sabi ko, mahirap pa na. Manatutulog ako. Nakadilat yung isang mata. Ilang years na girlfriend? Ikaw tsaka girlfriend mo? Bago lang. Showbiz? Non-showbiz. So nakilala mo outside of showbiz? Oo. So ikaw ang showbiz. Ako yung showbiz. Nadaluin ko nga, Brad. Nadaluin ko siya. Kasi medyo tarantado din siyang gagawin siyang ano eh. Medyo ayos na cool girl din eh. Sabi ko, daluin natin. Sabi ko, mag-YouTube tayo. Diba? Oh, kaki pati! Diba? May YouTube kasi ako ngayon. Yung Bigger Mac. Ayun. Diba? O, follow nyo guys ah. Oo, ngayon. Medyo maganda. Monetize na. 10,000 pa lang yung subs. Sabi ko, di ba yung mga Jamil, di ba? Pwede yan. Laluin natin to. Medyo maganda rin eh. Bro, sa totoo lang, walang ano ah. Kumbaga, for lack of a better term, mas sikat sa internet yung mga hindi gwapo. Totoo. Tama. Totoo yan. Kahit balik-balik tari mo yan, yan ang katotohanan ngayon. Tangina, yung hindi gwapo, yun talaga. Sabi ko sa'yo, ganun bro. Trip lang. Kumbaga, hindi naman yun yung magiging main source of income mo eh. Pero, malay mo, Brad, pag lumaki. Parang ikaw. I'm sure, Brad. Trip lang to. Trip lang. Diba? Ganun po yung pinagat. Ngayon kasi kumikita eh, kaya sineryoso ko na eh. Alam mo naman tayo. Ano ba, Brad? So, ito lang. Naalala mo yung game natin? Passing in Venezuela? Pinabesyo na pinatumba. Guys, okay, kwento ko to. Bago natin iwan si Kuya Big Mac, kwento ko to. So, laro kami, Pasig versus Valenzuela. Oo, sa Cuneta. Pasig versus Valenzuela. Ngayon, nung player ako ng MPBL, ano na ako nito, kumbaga, hindi na ako sobrang seryoso na parang talagang seryoso pa ako. Like, alam ko namang hindi na ako babalik sa PBA. Kumbaga, ine-enjoy ko yung time ko sa MPBL, nagpa-basketball pa ako. So, aaminin ko, sa FPPL, patawa-tawa ako. Kumbaga, enjoy ako pag nakamaganda pa. Tapos, kami pa ni Paolo Ubalde, no, nag-uunahan sa assist. So, pag pumasa ako, titingin ako kay Kuya Paolo, tapos tatawa ako. Eh, si Kuya Paolo, medyo mas seryoso sa akin. Kasi, alam mo naman si Kuya Paolo, talagang ano eh. Love niya talaga yung basketball eh. Police life yun eh. Ako, tawa-tawa ako, ganyan. Kalaban namin sino Kuya Big Mac. First quarter, Brad. Hindi, naka-apat na assist tata ako, tatawa-tawa akong ganyan. Sabi, nasa free throw ako. Sumigaw si Big Mac. Sabi ni Big Mac, papayag ba tayong tinatawa-tawa na lang tayo ni Mikey? Patingin akong ganun. Sabi ko,
Tay, kaniya sabi ko. Tingin ako kay Kuya Paolo, sabi ko, Kuya, si Big Mac galit. Kaya sabi siya, huwag ka muna mag-pick and roll eh. Sabi ko, tangin. pero aminin ko, si Kuya Big Mac yung sobrang intimidating, pero sobrang tawa lang ng tawa. Like, ngiti lang ng ngiti, ganyan. Tapos, nung pinatumba na niya ako mga dalawang beses, lumapit ako, sabi ko, Kuya, tama na. Sabi niya, hindi, sige, ano lang, ginigising ko lang yung mga teammates. Sabi ko, nilabas ko sa akin eh. Nilabas sa akin, ang puta, laki-laki ni Kuya Big. Pero yun yung ano, talagang ano, isa ka dun sa mga talagang masayahin, nag-e-enjoy lang, di ba? Kaya din siguro marami naghahanap sa'yo dito. Pero grabe, yan yung where you now, na parang gumagawa siya ngayon ng bagay na hindi niya inakalang gagawin. So, wait, last question. Bago kita pabatiin sa mga fans mo. So, anong project ang pinaka nabuhay ka? Provinsyano? Oo. No doubt. Ilang months ka doon? 8 buwan ako doon. Every day? Oo, no. Every other day. Pero bayad yung every other day. Daily ba dyan? Daily ba ang bigayan? Every 10, well, 10 and 25. Pero yung bilang daily? Oo. Basta tawagin ka, basta i-call ka. Ano na yun? Automatic. On-call ka. Oo. So pwedeng sa isang linggo, 3, pwedeng 5, ganun. Hindi, kasi MWF lang ang taping. So pwedeng 2, pwedeng 3. Oo. Ganun. Pero sa probinsyano namin, hindi kami na bakante. Laging MWF. Wait lang, kuya. Ang kontrata dyan is, ang agreement per taping. Per taping. So ang agreement is, ito yung bayad mo per taping. Oo. So ang sweldo mo sa 10, at saka 25, ilan yung taping din mo. Tapos, diba? Kuya, ang tawag sa'yo, as in, tape, kasama ka bukas? Te-text ka. Like, kasama ka bukas. Call time tomorrow. Tapos ilang oras ka doon? Ilang oras ka doon? Kasi yung direct call ko kasi ang bilis, ang galing niya. Ang bilis siya mag-sitsa director eh. Diba? So, ang taping kasi, mag-expect ka dyan hanggang madaling araw yan. Madaling araw ka darating, madaling araw ka uuwi. Diba? Ganun lagi. Diba? Pero si Direk Coco kasi, minsan call kami ng 7 a.m. sa 5 a.m. Pero expect mo mga 10:30 ng gabi, mga 9:30, uwi na kayo. Kumbaga, pero same ang bayad. Same ang bayad. Not kami. Mahaba o maiksi, same. Same. Pag madaling araw yun, same. Pareho lang. Nakatawa lang kasi, pinatapos niya lahat ng eksena buong maghapon. Pagdating ng gabi, mga 9:30, tapos na kami, uwi na kami. Okay sarap. Na. Di atulad yung iba kasi, 5 a.m., minsan umaabot pa kami another 5 a.m. Pero so, ang hirap din yan kasi yung off days mo, pahinga ka lang. Tulog ka. Hindi, yan yung grind ng artista. Oo. Akala nila masaya lang. Brad, kung mayroong trabahong madali, nandun tayo lahat. Totoo. Diba? Wala eh. Tsaka yung probinsyano kasi maganda dahil sobrang talagang sikat ka eh pag probinsyano ka, di ba? Hindi mo na iisipin yung pera ng TF mo eh. Hindi mo na ata kasi mapapansin yun eh. Yung din yung racket ng Sabado Linggo, doon ka babawi. So kasi yung TF mo, pumapasok lang yun, di mo na ano yun. Kumbaga counted na yun, nandun na yun. Pero sarap buhay! Yung racket ng Sabado Linggo, yung pupunta ka ng probinsya, inibita ka ni Mayor, ganyan. Celebrity sarap! Game. Panalay! Ang puso eh! Celebrity game, magpapatawa ka lang sa court, diba? So, yung sinasabi ni Marvin Hayes na isang araw, pag panalay ka, tapos may title kang PBA player, lumalaki yung presyo mo. Ikaw, yung title mo, artista. At hindi pa, Brad, celebrity game. Hindi man ang papawisan yung brief mo. Brad. Tapos ikaw pa naman, marunong ka maglaro talaga eh. Nanaluin mo pa. Entertainment, Brad. Yun yung matindi. Kung ano yung brief mo ginamit papunta doon, pag uwi mo, yun pa rin yung brief mo. Tapos bayad ka pa. Brad, mas malaki pa ano mo sa max contract sa PBA. Aminin man natin o hindi, man. Mas malaki ka pa sa max contract. Hindi ako niniwala, kuya. Ilang commercial ka na? Dami, hindi ko na maintindihan. McDonald's, San Miguel. Sobrang solid din nung kay Bossing. San Miguel yun eh. Pare, Bossing, Jericho Rosales yun. Junmar Fajardo. Junmar Fajardo. Pare, magkatabi kami ng kotse, di ba?
Sabi ko, yun man, size na pa mo. Binigyan ka pa. Magka-size kami. Magka-size na pa. Binuksan niya yung digod ng ano niya, nung kotse niya. Binuksan ko yung digod ko. Punta, nilagay niya lahat sa box. Tapos sabi niya, Kuya Big Mac. Sabi niya, Kuya Big Mac, punta ka sa bahay, sa condo bukas. Bibigyan pa kita. Pare, kinabukasan, pumunta ka sa condo niya. Brad. Binigyan niya ako, Brad. So, 37 pairs of shoes. 37 pairs? Pare, isang malaking box. Tsaka ano na yun? Tsaka yung iba gamit, yung iba hindi. 37 na yun. Siguro mga 25 doon hindi pa gamit. tapos yung 12, mga isang beses, dalawang beses. Ay, oo. Parang ginamit lang. Bago pa din. Oo, ang paabay ni John Merbrad. Oo, mabait. Alam naman natin. Alam naman sobra. Natin. Hindi, tsaka sobra. Siguro iilan lang din ang pwede niyang bigyan. Oo nga. Yun ang sarap ng ano, Mikey. Yun ang sarap ng buhay ko ngayon. Dahil hindi man ako mayaman sa pera, 'di ba? Pero mayaman ako sa kaibigan. Pero wag mo na akong lukuin na hindi ka mayaman. Hindi, bro. Real talk. Artista real talk, ka. Artista. Yeah, real talk, bro. Pandemic hindi, ngayon, bro. Hindi. Only because marami kang tinutulungan. Pero kung binata ka, oh, artista ka, kuya. Wag mo akong lukuin. Artista ka. Technically, binata pa ako, no? Oh, hindi, pero may yung family mo, di ba? Yung family mo. Yeah. Kung ang diba, ako lang talaga. Oh, kumbaga, tumutulong ka sa, siguro sa siblings mo. Totoo, sa mga pinsan mo siguro, tumutulong ka. Siyempre, ikaw yung totoo. Pride ng family, aminin na natin totoo. Yun. Pero kung mag-isa ka lang, sipin mo kung mag-isa ka lang. Kaya nga eh. Pero, tsaka yung network, Brad. Mayaman din ako sa totoo. Network. Tuloy mo lahat ng mga kaibigan ko. Na basketball coaches, players, yung mga tapos na maglaro, pero they're all businessmen na. Lahat ng mga nilaruan natin, mga ligan labas, mayors, political, lahat ng probinsya. Ngayon, pati circle ng pag-artista, di ba? Sila, grabe. Lahat, grabe yung listahan mo ng ninong-ninang pag kinasal ka. Kaya nga eh. Hintay ko na lang umuot ng babae. Kikita ka pa doon sa kasal mo dyan eh. Siya ang hihintayin matapos yung pandemic bago ikasal. Lahat ng tao ngayon, habang pandemic, ikasal na tayo para siya hihintayin matapos kasi lahat ng ninong niya, kailangan nandun, ninang. Nandun lahat. Grabe mga ninong-ninang mo, Brad. Tawag sa akin ngayon, Boy Abang. Boy Abang ako ngayon. Brad, so talagang abang ka lang pag may nag-text. Ganun. So bagay ngayon, abang mahirap na, eh. No? Like you, di ba? Ah, totoo naman. Out of nowhere, nag-chat ka, di ba? Alam ko talaga, di ba? Kaya alam ko nga, ka-anood ko sa'yo, alam ko, one time, mag-chat sa'yo. Imposibleng hindi, puta. Alam ko naman, lahat ng tinitext ko na mga player, ano na ako, alam mo na kuya, pag ganun ko, alam na nila. Si Aljamal, kahapon, na kinakaba naman ako sa hi kuya mo, sabi ko, alam mo na, sige, kailan tayo, ganun. Alam ko naman na. Kaya sobrang ano din, natutuwa din ako na yung players mismo, kumbaga nakakita ng platform na mag-entertain din, makwento yung storya nila. Lalo na ikaw, kumbaga talagang from artist, from basketball player, ball is life. Ngayon, artista na haba na lang. Character talaga. Big Mac and Daya, character talaga yan since from the start. I'm just blessed na mahal pa rin ako ni Lord despite, diba? Mahirap yung buhay natin. Pero, andyan pa rin siya sa akin, diba? Ang dami mong challenges. From bullying to yung aksidente mo to yung struggles po sa binubully ka rin sa letran to BBA, lahat yun, diba? Pinagdaanan mo lahat. Eh, ngayon, tingnan mo, lahat na nambubully sa kanya. Pinagkakitaan na niya lahat ng mga sinasabi ninyo. I-bully niyo pa ano i-bully. Minsan nga sa mga bashers, mas nagugustuhan ko, pabinubully ako eh. Kumbaga pag tinawag niyo siyang halimaw, tingnan mo sa susunod na movie niya, halimaw nga siya doon. Pinagkakitaan pa. Hindi, pero ano, bilib ako sa'yo. Ginawa mong advantage yung akala mong disadvantage nung na. Galing ba? Ano talaga? And I wanna be an example to those people out there na nabubuli. Na hindi, kuya, wait. Bibigyan kita ng oras para talaga masabi mo or yung kumbaga kung ano mo gusto sabihin or gusto mong batiin. Just wanna show to the people na yung napadaanan ko sa buhay na lalo na yung mga nabubuli dyan sa lalo na yung mga kabataan, mga teenager, mga elementary na akala nyo na inaapi kayo at binamaliit kayo at tinatawag kayo ng mga names. Eh,
gawin nyo lang siyang motivation. Huwag kayong umiyak sa corner at mag-give up sa buhay. And gawin yung challenge yan sa inyo na to become better kung ano kayo ngayon. And pakita nyo sa kanila na pagdating ng panahon, eh kayo na ang tatawaging idol. Respetuhin kanila. Respetuhin kanila na hindi mo kailangan bilhin yung o hingin yung respeto na yan. Ibibigay nila sa'yo dahil na-earn mo. So, tanggapin nyo lang yan. Ganun. Hindi naman sa tinotolerate ko ang mga bully. Pero sana, huwag na kayo mag-bully. Pero dahil nandyan yan, sa mga nabubuli dyan, tanggapin nyo, gawin yung motivation, and huwag kayong magpapatalo sa mga sinasabi nila, and take it as an advantage and a positive, in a positive way na maging somebody kayo someday na tulad ko, na humbly, na kung tingin nyo, I'm in a better place now, in a good situation, eh kayo din, kung kaya ko, kaya nyo din. So yun, good luck. Ayun. Motivational. Pwede na rin ha. So pag pinag naging bagong career mo yan, alam ko sa akin nagsimula yung motivational speaking ano, Big Mac Andaya. Pero kuya, sa lahat ng mga nakasama mo sa ano, sa lahat, meron ko ba mga gustong pasalamatan or okay na? Alam nila yan. Yes. Oo nga, alam niyo na yan. Basta thank you sa lahat. Ganito lang, thank you lang sa lahat ng mga nagka-follow sa akin, naniniwala sa akin. I'll try my best to be a good example sa inyo lahat na tulad batang kanya lang and pambay lang and na nabubuli lang. Pero kita nyo naman tayo ngayon. Sana, kita nyo naman, putay na. Diba? So, ano lang, tuloy lang ang buhay. Positive lang, masaya lang. And I'll make sure na I'll be a good person para sa inyo lahat na tumitingin sa akin dito na good example para sa inyo. Wait lang, kuya, can I ask sa anong mga ano mo ngayon? Mga shows mo ngayon para lang alam nila kung saan kanila maano. May ongoing ka ba ngayon? Wala kasi pandemic eh, 'di ba? Tapos na ng commercial ko Alerta. Tapos may anong upcoming Dear God, directed by the direct Richard Arellano, coming soon sa ano I Want TV. Ayan, tapos, Dear God. Oh, tsaka yung ano? Ah, sige, go. Ano yan? Ano pa ba? Ang dami kong ginagawa, Brad. Hindi ko na maalala. Basta so, abangan ninyo lahat ng show ni Big Mac Andaya. Oh, basta I Want TV. Nasa I Want TV lang yan. Lahat. Kasi ngayon, dun eh. So, ngayon, mayroon akong coming na commercial pa. Nasa kotse ako. Pero hindi pa maayos. Sarap ng buhay ni Big Mac Andaya. Text lang, kikita na. Isang text na. Hindi naman. Then, tsaka ano, kuya, ay guys, follow nyo yung subscribe to his YouTube channel, yung Bigger Mac. Bigger Mac. Hopefully, maglalabas ng content in the near future si Kuya Big Mac para talaga makilala natin siya sa mga vlogs niya. Diba? Sa ngayon kasi, mga kagaguhan, tatadoan lang. Yun naman ang gusto ng tao eh. Oo, pero kinaagat na, di ba? So, sana. Kaya, then, at the same time, gusto ko siya maging platform, bro. Tama. If you would let me na. Kaya ako siya ginawang Bigger Mac. Di ba? Big Mac ako. Bigger Mac. I wanna feature people na ordinary people lang na you have to be bigger. Na naging bigger na. Na dati ganito lang. May mga kapansanan, may mga disability. Na ngayon, ganito na. Di ba? So, if I could become bigger, a Bigger Mac, and you could too. Di ba? So, yun ang gusto kong gawing content niya. Kaya ginawa ko siyang Bigger Mac. Actually, na-feel ko na may ibig sabihin yung Bigger Mac. And it's inspiring how talagang ano, he may be the, kumbaga the example for everyone na struggling early on in their lives, medyo feeling ninyo meron kayong disadvantage na how will I get over this, diba? Perfect example si Kuya Big Mac talaga na in-embrace niya yon at talaga ngayon yun yung livelihood niya. Diba? Kaya ngayon, sikat na sikat si Kuya Big Mac Andaya. Pero, like, unang-unang sasabihin ko, Kuya, well, huling sasabihin ko, salamat sa oras mo. Kasi alam ko yung oras mo, ano eh. Mahal ang oras ni Kuya Big Mac. Mahal ang oras ni Kuya Big Mac. Para sa lahat lang na nanonood, ha, ginawa ni Kuya Big Mac to ng, wala naman akong pan-TF sa akin. Hindi ko kaya tapatan yung mga commercial niya. Kaya talaga, iba yung kabaitan mo pa din. Hindi ka pa nagbabago. Sobrang humble mo pa din. Sobrang, kumbaga, even if yan ang naabot mo, eh talagang literal lang na tumitingin ka sa amin pababa pero hindi ka nang mamaliit ng tao. Kaya talaga kasi Mikey, ikaw, tulad ikaw, you're another example of a bigger person now. You're a bigger Mikey na.
Di ba? Not like before na. Okay, player ka lang. Attitude player problem. Pagbababaan ng bola, pangiti-ngiti ka lang, tirahin ko nga kung gagawin to. Di ba? Pero ngayon, di naman naman. Diba, Mira niya talaga ako nun, guys. Many times. So, ngayon, you're bigger, Mikey. Diba? So, congratulations din sa'yo. And kaya ako nandito para pakita din sa'yo at sa mga subscriber mo, supporters mo, na you are a good person. You know what to do after basketball. And you know, you're doing it the right way. And nakita mo tong pagkaataon na to na alam ko malaki rin ang kinikita mo sa YouTube. Hayop ka. Huwag na lang yung opinion. Baka magkatanungan pa tayo dito. Pero grabe, sobrang hindi ko napansin, dalawang oras yung episode na to, pero alam ko. Oh nga, no, sorry bro. Hindi, sa'yo ako dapat mag-ano. Alam mo naman na ano ko to eh. Kumbaga, ako ang sobrang appreciate ko yung oras mo. Alam ko na lahat ng tao nag-enjoy sa episode na to. At abangan nyo, again, Bigger Mac, subscribe to his YouTube channel, and also support na natin si Kuya Big Mac sa ano niya, sa mga iWant TV shows niya in the near future. Salamat talaga, Kuya, sa oras mo. Thank you, brother. Salamat talaga. Thank you. Congrats. Di ko alam kung saan mas mag-enjoy yung mga tao sa basketball life mo dun sa post-basketball life. Di ba? Solid. Kaya, edit mo na lang yung mga ano, ha? Yung mga... Ay, ako nang bahala. Ako nang bahala dun. Salamat, Kuya. Salamat thank talaga. You. Ingat thank ka you, lagi, ha? Hopefully, right, mag-uusap right. tayo soon. Alright, thank ingat you. Ingat ka, Kuya. Ingat ka, Kuya. God bless, Kuya. Bye-bye. Pasa dito kay Jonathan Aldave, Mac Andaya, one of the few. Relievo ni Richard Escoto, itong si Vince Tolentino, ito yung huling tira ni Mac Andaya. Tinanda ko nung pinagalitan si Daddy Rudy nung sa rivalry game. Basta, pasa sa ilalim kay Kojak, pasa kay Mac Andaya, di na tumalon. Over to the other side, Barilla, good help. But Big Mac cleans it up. Oh. Asun Sean, down low to Big Mac. Oh. Easy basket. Tinawag sarili niya lang. Oh, Big Mac just pushes and every morning as Mac Andaya puts it in. They're very excited for the upcoming playoffs. Oh, nalibre si Big Mac. Yeah, almost lost it. Andaya with a baseline jumper and that's good. Ano basket dito? Ano, babalikan natin yung mga kwento niyan mamaya kasi ito si Big Mac Andaya. Nakakuha ng basket dito. Basketball itong si John Hamon. Kojak Meligrito sa kabila. Wala yung tira. Pero Big Mac Andaya. Samantala, bagsak ng bola dito kay Mac Andaya. Binuhat yung bantay. Big Mac Andaya. Lang tayo. Mac Andaya para sa tres. Oh, pasok! Andaya sumiksik sa ilalim. Boom, all pick. Yun ang panalay moves. Panalay moves.